Okay, good afternoon to all and welcome to our second day of Rabbit MEP. I will not take it too long because our presenter, Sir Ronel Pabuki, is very excited now to share his knowledge for the second day. So I want to bring in Sir Ronel. Hello, Sir Ronel. Okay, so welcome back po sa ating mga participants. Welcome back po sa mga viewer and welcome back po sa Rabbit MEP Day 2. And so, ito na po yung continuation po ng ating Rabbit MEP Day 1. Okay, so open ko na po yung aking Rabbit. So ito na po yung file. And we've done a lot of things on our Day 1. So i-review lang po muna natin. So, una-una, pinakita natin kung paano natin i-adapt yung office name, yung mga room name para sa architectural. So, pinakita natin yung disadvantage at advantages. So, isang disadvantage, hindi natin ma-relocate. We cannot relocate the naming, the room name from architectural. So, what if the room name is blocking our mechanical system? So, yun po yung naging disadvantage nun. So, what we will do now, i-adapt natin yung room naming para sa ating mechanical. So, bago yun, i-review natin ano ba yung ginawa natin, what we have done, para makita natin yung room naming ng architectural. So, what we'll do is, we go to BG. Okay, check our BG. Then, Rabbit link. Tapos, kinilik natin yung by link view. Ito yun. By default, naka by host view siya. Then, binago natin, ginawa natin by link view. So, yun. Then, cancel. Cancel. Wala naman tayong ginawa so far. Then, tingnan natin yung level 2 ng ating mechanical. So, the same thing. Ito yung mechanical 1, level 1. So, balikan natin yung ating naming system under na analyze tab, space and zone, tapos naming system. So, dito, halimbawa, ang gusto natin ay names lang, wala na yung number. So, pwede mo i-correct dito. Names only. Then, okay. So, still, hindi natin makita yung mechanical tag para sa room naming. Kasi gusto natin i-open na itong office 4 na to. Kasi hindi nga natin magalaw yung position niya. Yun po yung purpose natin. So, ang gagawin ninyo, punta lang po kayo kay, edit natin yung Rabbit link natin. So, click yung file, then edit type. Since we meron na tayong office dito, office space, so for the sake of discussion, babalikan natin. Highlight natin lahat. Ah, sorry, na-delete na pala natin. Yeah, na-delete ko na pala, sorry. So, ang gagawin, punta lang ulit kay analyze, then naming, or rather space. Tapos, create place space automatically. So, done. Sa level 2, ganun din. Space, place space automatically. So, done. Then, balikat tayo kay level 1, mechanical. So, ito yun. Gusto natin palitan ng pangalan mismo ng room name based on architectural plan. So, ang gagawin ninyo, punta lang kay edit type under properties window or properties dialog box, edit type, press edit type. Then, doon sa edit type natin, click muna natin yung link file. Then, edit type. Then, under nun, sa type properties, puntahan nyo yung face mapping. Then, click edit opposite ng face mapping, edit button. Tapos, palitan nyo dito, nakalagay kasi dyan, new construction, phase 3. Kung i-review natin yung ating architectural plan, if we are going to review our architectural plan, our phase for the construction is not phase 3. So, try to review that and check the pacing, kung ano yung pacing na ginamit doon. So, I will assume it's phase 1. So, kiklik yung phase 1, then okay, then apply. Okay, then apply. Then okay. So, office 3, tingnan natin si level 2. Yeah, same thing pa rin, no? Ayan, office space. So, space naming ulit tayo. Then, names only. Then, okay. Done. So, we've done with the room name tag for our mechanical. So, pwede na natin itago. We can now
hide the room name for the architectural. So what we'll do, press BG on the keyboard, private link, by link view, then by host view, apply, then okay. Apply, then okay. So we have now a clear room name for our mechanical. So how about the room number? So just click on the room name tag, edit type. You can see here the space number. Apply, then okay, done. So we can now move the room name for each room if we want to. So pwede natin i-move yung mga room name do sa bawat room natin. Halimbawa dito. But for the sizes, if you want to change the sizes, I will take this leader. Yeah. If you want to change the sizes, just click the room name, then edit type, or rather edit family, then change your this space name. So we have the 2mm. Let's just check if we have 3mm or 2mm rather. So we have here the 3mm duplicate. Then let us type 2mm. Then press OK. Then check or change our text size. So make it 2. Apply, OK, done. Then load into project, load and close. Do you want to save? No, we will just need to override existing. So done with our office name. So ganun po yung procedure kung paano nyo i-activate yung room name nyo na kapares or katulad ng inyong architectural plan. So ang question dito, sir, what if we change the room name in our architectural? I-adapt ba ni mechanical plan yung naming system? So we'll check. We'll highlight everything. Then filter, space tag. Just check a space tag. Then apply, then okay. I want to take out the leader here. Apply. So all my room name, the leader will not take effect anymore. Oops, sorry for this. Yeah. Click and highlight if you want to move. Yeah. So I will highlight this three room and move it. So it depends on your layout if you want to move or no. So at least we have the option to move our space name or the room name. Hallway, lobby, pantry. So visually, kailangan na maganda yung ating presentation. Yeah. And this one, I think it's no more. And office toilet or female toilet, and this space is no more. So done with our first floor. Let us go back to our mechanical 2, level 2. So here, press BG, then rabbit link, by link view, by host view, apply, okay, apply, okay, done. So, ganun po yung procedure. So, sagutin po natin yung isang question kanina, what if nagbago yung room name ng arcing architectural? I-adapt kaya ni mechanical plan nyo ang ating space naming? So, let us check, let us see. Yeah, this one don't have the room, and also this. Okay, I think we're done. This okay. So let us save our file. Control S on the keyboard, then open our architectural plan for the sake po ng ating discussion. So office building. Let us try. This admin office 1 and level 1. Let us say this is a double click. And let us say this is admin 2. Yeah, admin office 2. Oh, done. And let us, okay, level 1, say
Yeah, level 1. Admin office 1. Then on the level 2, admin, then check, or rather, rename, click. So, admin office, or main administration, better. Main admin office. Okay, so we've done with the renaming. So, control S on the keyboard, then open our mechanical plan. So, office, HVAC system, day 2. So, we have here the admin, and level 1 is the same thing. So, it did not change right away. So, what we'll do is, let us check BG again, or naming rather. So, analyze, naming, then numbers only, runner, name only, then okay. See, it's finally updated. Let us check on our level 2, it's finally updated also. So, yun po yung procedure how to manage our room name in our mechanical system. So, let us go back to procedure on how to create or how to put our air terminal. I think we've done that one already for the sake of discussion. We will just review it. So, we go back to our mechanical one. And we have here the air terminal already, or rather the BAB box. And let us check system, mechanical. We have the mechanical equipment. Yeah, we have here the item. And we have here the BBA unit. So let's go back again to system and put the air terminal. So we have here the diffuser. So let us put it once more. 1, 2. But before that, let us create the zoning system. Zoning, para alam natin kung ano yung ipoprovide ng zone 1, zone 2, tsaka zone 3, and zone 4. So from our level 1, we go back to our analyze. Then zone. From zone, we have here the add space. So let's say this is the zone 1. 1, 2, 3, 4, 5. And 6 and 7. So we have the zone 1 there. Finish. So if we highlight that area, so makikita natin na ito yung zone 1. So i-click lang natin yung area na yon. Tapos on the properties dialog box, may makita kayo dong name. So say it is a zone 1. Zone 1. Ayan. So ganyan po yung pag-create ng zoning sa Revit. So zone 1. Then apply. Then let us do another. Analyze tab, zone, tapos add. So let us check 1, the hallway, the lobby, and another hallway, male toilet and female toilet. Then finish. Then we have the zone 2. Since we created the zone 1, so continue na po yun. Nag-create ka ng zone 1, automatic yung kasunod na zone ay magiging zone 2. Ia-adapt niya yung kanyang naming system. So makita natin yung zone 2. So gawin natin sa level 2. Again, analyze tab, zone, add. So, makita nyo na dito, naka zone 3 na tayo. So click 1. 2, 3, 4, 5, and 6. Then, finish. Then, going back, zone again. Regardless po kung anong pinindot yung unang room, kahit alin doon, kahit alin dito sa room, magsasama-sama naman yun. So, it doesn't matter na ito yung mauna, pangalawa, pangatlo, or dito, una, pangalawa, pangatlo. So, wala po namang kinalaman yun doon sa pag-create ng zone natin. Yeah, we have the zone 4, finish. Check natin. O, paano natin papakita? Halimbawa, gusto natin makita yung mga naming na yon. So, puntahan natin, rather yung mga color fill na yon. So, makita natin dito sa color fill legend. Pag click natin color fill legend, under ng, say, level 1. So, ito yung level 1 natin, color fill legend. Pag nilagay natin dito, nakalagay dito, kung no color scheme assigned to view. So, pag inilagay natin yan,
ano man gusto mo ipakita, ka-spaces ba or zone? So, sabi natin zone. Tapos, okay natin. Makita natin yung zone 1 tsaka zone 2. Ganun din sa mechanical 2. Color P legend. Tapos, lagay natin dito. Sabihin natin dito na lang. Tapos, pili natin dito yung HVAC zone. Then, okay natin. For the color code, pwede nyo pong baguhin yan. Balikan natin yung mechanical 1. Ilagay rin natin sa tamang lugar. Halimbawa dito. For the color, pwede nyo baguhin yung color. Punta lang po kayo sa edit, rather sa properties dialog box. May makita kayo dong ano, color scheme. Nakalagay schema 1. Pag kinilik natin yung schema 1, lalabas po ito. So, kung mapapansin ninyo, zone 1, zone 2, zone 3, ito yung kulay nila. Ayan. Kanina, naka, by default, naka, ano po yan, naka room. Ay, since binago natin, doon sa paglalagay ng color P legend, kaya nag-appear na dito yung HVAC zone. Pero ito na yung pangalan niya. Or rather, yung pangalan plus yung kulay. Apply din, okay. So, ayan na po yung zoning natin. Level 1 and level 2. Okay, so going back sa ating air terminal, so going from mechanical 1, then system, air terminal, so lagay na natin hamawa dito 1 and 2. Bago yun, before that, sorry, kasi hindi natin in-establish yung height. So, tingnan natin, ano ba yung height ng, ano dito, ng, okay, so, ano ba yung height ng kisame dito? So, ginawa natin to last meeting. So, gagawin ulit natin ngayon. So, ayan na yung height. Then, click on our section. Tapos, makita natin dito yung height ng ating ceiling. Ito yung ceiling natin. So, annotate. Then, align or linear. So, whichever. So, it's around 2,652. Ayan, yung height ng ating clear distance ng ating I mean yung ano, yung ating ceiling system. Yung space niya para dito sa taas. Ayan siya. Anyway, 2,652. Pwede rin ano. Pwede rin kayong magpunta ng ano. So, delete na natin ito. Pwede rin kayong magpunta ng ano, mechanical 1. May makita kayo dito sa under ng annotate, may makita kayong spot coordinate or spot elevation. Pag kinik natin spot elevation, wala siya nag-highlight kasi naka-floor plan tayo. Punta tayo yung ceiling plan. Ayan siya. Pag hinighlight ninyo yung spot elevation, ipapakita niya yung height ng ceiling. Ayan siya. So, pag kinilik natin, ayan siya, yung height ng ceiling. Hindi naman yun kailangan ilagay dito. Pinakita lang natin na pwede niyong i-determine or makita yung height ng ceiling niyo, yung clear height ng ceiling. So, from that point, pwede niyo nang establish yung elevation ng ating air terminal. So, meron na tayong height, 2.6 around. So, let us go back to our system, then air terminal. So, ilagay na natin dito. Bago yon, meron kang makita ang elevation level. Elevation from level 1, since our reference is level 1, so dito tayo. So, lagay natin is around 2,750. Ayan. Then, apply. Ayan. Para lahat ng ilagay nating air terminal ay 2.7. Ayan. So, check natin sa ating section. Ayun na siya. So, kung kulang, so, tingnan natin magkano pa yung, o ilan pa yung ibababa niya. So, 48. So, pwede nyong hilahin actually dito para align natin. 1, 2. Done. Actually, hindi siya dito. Dito pa sa ilalim ng kisame yan. So, align pa natin. 1 and 2. Ayun. So, 2.6. Ayan o, 2.6. So, highlight natin lahat. Then, 2.6. 2,600. Apply. So, assuming na gusto nyo mag-create ng panibago, hindi nyo ikokopya. So, system, air terminal, ito siya, then 2.6. Para lahat 2.6 sila. Then, lagay na natin. 1 and 2. Siyempre, depende sa design ninyo. Baka gawin nyo puro dalawang air terminal yung gagawin nyo sa design ninyo. So, depende kung ano yung ano niya. Ano yung design ng inyong mechanical engineer. O, sabi natin, isa na lang dito. And dito sa office, sabi natin, 1 and 2 and 3. Sa lobby, depende kung ceiling
naka-ano siya, naka-ano sa ceiling yung ano yung design. Anyway, so sabi natin isa dito tsaka dito. And hallway, anyway, depende kung gusto niyo lagyan ng design yung ano yung aircon. Ito, I mean ito. Anyway, lagyan na natin. Sabi, one more time here. And another here. And another here. So, dito is na lang siguro. Or, okay. I think, so, depende sa design ninyo, ha? Ayan. So, meron tayong diffuser. Pero nakuha natin return air diffuser. Saan dapat ilagay natin dito supply air diffuser. So, ang question dito, paano natin papalitan? How we will manage to change our air, return diffuser to supply diffuser? So, ang gagawin, highlight nyo lahat. Highlight, filter out, check none, air terminal, apply, then okay. So, it's highlighted. Then, click nyo ulit dito sa properties natin. Hanapin nyo yung deep supply. So, click natin yung supply dito. Done. So, mapapansin ninyo, makikita nyo na magbabago yung symbol ng ating arrow. So, ganun lang po yung procedure kung papaano. So, I think this is over design. So, sabihin natin na, tingnan natin yung area nito. Anyway, so, yun po yung procedure kung paano natin lalagyan ng mga air diffuser. So, let us go to our analyze again. Then, under analyze tab, may makita kayong space zone. Click natin yung nasa loob, air and volume computation. Tapos, area and volume, okay. Yeah, okay natin. Tapos, tingnan natin dito sa under ng legend, schedule. May makita tayong space outdoor air schedule. Pag dinouble click natin, ipapakita niya yung requirement. Yung outdoor airflow. Ayan siya. Ayan siya sa ilalim. Tapos yung outdoor air per person. Yung area. Ayan na rin. Outdoor per area. Ayan na rin. So, nandiyan yung mga ano, yung data ng ating mga room. Number of people, one, and so on. So, although pwede naman natin i-click tapos i-highlight or dito, build space, building type nakalagay. Pag kinilik natin ito, lalabas dito yung ano yung klase ng room yung loob na yon, ano yung gusto mong maging function. So, nandiyan naman siya. Halimbawa, sabihin mong office. So, hanapin office. Ayan, office. Open plan o enclosed. So, sabi natin na open, enclosed. Tapos, lalagay dyan area per person, requirement, then okay. Ayan, office enclosed. So, yun po yung procedure kung paano natin i-handle yung mga room. Kayo po yung mag-designate para saan ba yung kwarto na yun. It doesn't mean na office siya. Pinangalanan ninyo office. Hindi niya, hindi i-read ng Revit na office yun. Kailangan i-apply nyo pa rin yung space type. So, ayan siya, yung a space type andyan, building for building. So, click natin to. Mag-highlight naman actually dun, pakita natin. Ayan. So, pakita natin sa level 1. So, halimbawa dito. Ito, halimbawa ito. Nasaan ba yung office na to? Or, ayan. So, pakita natin halimbawa, hindi siya nag-highlight. Office enclosed, then ito yung requirement para sa office enclosed. Ayan. So, ayan, ina-assign na natin yung bawat function ng bawat kwarto. So, close na natin siya. And check pa natin, baka meron pa dito, duct legend, energy. Analytical model and so on. So, okay, tingnan natin yung ating viewer dito sa system. So, check natin sa manage or sa view. May makita kayo ditong user interface, tapos tingnan natin yung system browser naman. Ayan na siya. So, dito sa system browser, makita natin yung ito yung mga zone. Ayan yung ginawa natin kanina. Pag gusto nyo yung i-review, ayan, zone 1, zone 2. Ito yung mga kwarto, ayan siya. Bell toilet, hallway, nag-highlight naman siya. Zone 3, para pag gusto nyong i-counter check, asan ba yung zone 1, asan ba yung zone 2,
check naman natin yung analytical system or system. Ayan o, assign, mechanical, electrical. So, pinapakita natin dito ano yung mga nagawa na dun sa ating area. Ayan siya, mechanical. Ayan siya. Halimbawa, mga mechanical uli. Ayan, return air, supply air. Ayan siya yung mga supply air natin. And makikita nyo nasa ang kwarto. Ayan siya. So, nag-highlight siya. Ayun, no? Dito siya sa office 2. Yung BBA natin. Okay, anyway. So, doon sa system na yan, so, pwede natin i-close. Actually, ito yung pinakang review natin. Pwede nyo i-review dito. Ayan. At pati sizes, ayan siya. Close na natin. So, kung gusto nyo na i-review yung mga ginawa nyo na dito. So, next, meron na tayong supply air. Bawasan ko lang to for the meantime. Or, okay, sige, okay na, hayaan na natin. So, going back, system, air terminal, kunin naman natin yung return. So, meron tayong return air, kanina ay supply air, so return air. Ayan, then click natin halimbawa dito, 1. Sabi natin dito, 1. So, hindi ako particular sa mga design ng exhaust o ng ventilation. So, pinapakita lang natin paano gamitin. Pero yung mga design na, manggagaling pa rin sa mechanical engineer ninyo. Ayan. So, huwag nyo i-bypass yung mga concern or concern discipline para sa design ng inyong mechanical. So, sabi natin dito to. Ayan. So, 2. Or isa. So, nasa inyo na po yung kung isa o 2. So, depende sa design ng inyong mechanical engineer. So, anyway, so, sabi natin 2. O, dito yung isa. Ayan. And, dito yung isa. Tapos dito, so, return air. Sabi natin may isa dito. Ayan. Tatapatan na lang natin para yung layout ng ducting nyo, maganda yung pagka-layout. Mabadit na lang. Okay, so yun na po yung design natin. Next ay, paano natin kukonek yung ducting? So, nakita na natin paano tayo mag-connect ng ducting. So, pwede na rin natin i-connect pa rin ngayon. So, ang ginawa natin, click natin yung ducting dito sa yung BBA natin. Then, may makita kayong ito. So, click nyo lang dito, 1. And, click and drag. Ayan siya. Tapos, by zone ang gagawin natin. So, meron tayo isa dito. And meron tayong isa dito, kunyari. Ayan. Tapos, so lalagyan pa natin para dito naman sa zone 2. So, either or, meron pa tayong ilang outlet dito. Cooling, tsaka ito, outlet pa rin to. Ito meron din, out. Ito, in. So, in. So, create duct. Ayan. So, sabi natin dito naman tayo sa kabilang side. Tulay, return. Okay. So, tanggalin natin. In case na magkamali kayo ng pindot, so, pwede namang i-delete siya. And it doesn't mean na delete nyo dito, madi-delete din dito. Hindi siya madi-delete actually. Kasi place, holder. So, ito ay cooling. Ito ay out. Ito ay out din. So, dito tayo. Ayan. 1. 2. Ayan. So, ganun lang po yung procedure kung paano mag-highlight. And mamaya papakita natin yung iba pang procedure. So, sabi natin dito. Ayan. So, save na muna natin. Ayan. Save muna natin. Save. So, meron tayong zone 1 tsaka zone 2. And next ay, pakita natin sa section, nasan ba yung ano natin na yun, yung HVAC system. So, ayan siya. Pakita natin sa pine view, ayan yung duct, ano natin. Ayan yung layout natin. So, mechanical, ayan siya. Tapos, paano natin i-coconnect dito? Halimbawa ito. Ito yung ating supply. So, tingnan ninyo gaano kalaki yung ano dito, yung area na in-occupy niya. And para hindi makasagabal to, pwede nyo i-click yung diffuser, then makikita yung arrow, down arrow, pwede nyo i-click, kayan, pwede nyo tanggalin, apply natin. Ayun, para hindi makasagabal dun sa layout. Tapos ito, pwede nyo i-click dito, connect into, ayan, pwede nyo i-click papunta ron. Papunta ron. And, okay, so, yun.
Ayan siya, oh. Tapos makita dito, no root system. So, cancel natin. And dito pwede rin lagay tayo. Click natin, then. Anyway. So, yun yung mga procedure. So, sa ngayon, nakita natin, wala pa tayong procedure. Wala pa tayong, hindi natin nakita yung system. So, paano yung gagawin natin? Ang gawin natin ganito. Balikan natin yung layout. May makita, highlight natin tong ducting na to. Ayan siya. May makita kayo dito ang system inspector. I-click natin yung system inspector. Ipapakita niya, inspect. Ayan. So, inspect natin. Ayun. So, supply. Tingnan niyo yung arrow. Pabalik doon sa ating, di ba dapat ano siya? Supply siya. So, supply, magsusupply siya ng air papunta rito. Ang nangyayari, papunta siya doon, pabalik sa ano, di ba ano? Ayun siya. So, yan po yung isa sa procedure. Paano nyo i-check kung tama yung layout niyo? So, finish natin. Kasi inspection lang naman siya. So, balikan natin yung ating layout. I-click natin to. Ayan. Tapos may makita kayo ditong connect into tsaka system inspector ulit. So, click natin yung system inspector. Tapos, mechanical return or mechanical supply. Sabi natin mechanical supply. Ayan. Tapos, so, nakuha na natin. So, dito po, bawasan ko lang po ng ang air diffuser ko. Assume ko lang muna na isa lang muna sila para hindi cluttered yung aking layout. Ayan. So, isa, sabi natin dito ay okay, may isa dito and isa dito. And dito ay sabi natin yan, dalawa. Done. And another one here. And dito sa ano, isa na lang. Ayan. Parang decluttered for the sake ng ating layout. So, kanina, nag-ano po tayo, nag-manual layout ng ducting. So, ayan siya. Then, sabi natin, click lang natin to. Tapos, pupunta rito, halimbawa. Tapos, ito naman, may bakit, pag kinilik niyo itong, ano na to, air diffuser, may makita kayong ducting. Kapag kinilik niyo yan, pwede siya mag-connect dito sa ating ducting. Ayan siya, or rather dito. And dito, automatically, and here, television. And ito nga yung lagi nag-a-pero, auto route is hindi possible. So, pwede rin ganito ang gawin natin. Kasi wala pa naman tayong i-establish na routing. So, ang gawin nyo, i-click nyo itong ducting, one, yung lahat ng nasa zone, tsaka ito, lahat ng nasa zone, the same zone, plus ito, may makita kayong ducting dito sa, ano, sa taas. Or, modify, select. So, ayan siya, modify. Up, na-delete ko pala, sorry. 1, control, 2, 3, 4, plus 5. Ayan. So, puntahan nyo yung system, tapos ducting. Hanapin yung duct. Ito yung ducting natin. Pag kinik natin yung duct. Inherit. Anyway. Sorry, mali. Hindi ko naisama ko pala selection to. Ito lang muna mga air diffuser. So, 1 and 2, 3 and 4. Tapos makita kayo dito sa taas, create system. So, kiklik natin yung duck na yan. So, maglalagay sila. Ano ba yung kanina, kinik natin yung system, yung kaninyang system. Mali yung orientation ng ating flow. So, ngayon, nakalagay dito, supply air ba yan? Ayan, nagtatanong siya, supply air ba yan? So, okay, supply air. Then, open system editor. Then, okay natin. Ayan. Tapos, sabi dito sa system editor, add to system. So, maglagay tayo ng another system. So, select equipment or add system. So, dito, specify component to fed element. And dito naman ay add system. So, assuming na meron kayo dadagdag na, okay, gawin natin. Balikan natin ha, para marinaw. So, ayan, naka-system mo siya, naka-mapapansin yung kulay. So, ulitin natin, Ctrl-Z. So, halimbawa, itong tatlo na to, tapos, kinik natin, duck. Eh, may dalawa pang kasama. So, assume natin na nakaligtan natin. Let us assume that we forgot these two items on the system. So, click duck. Then, supply air. Then, okay. So, the color will be changed. Magiging blue po siya. Ibig sabihin, they are part of the system already. Dito, na-select na natin or na-establish natin yung system nila. Yung dalawang, yung tatlong
supply diffuser. So what if may nakaligtaan tayo? Paano natin idadagdag yung dalawa na to? So balikan nyo lang yung duct. Ayan, naka-highlight. Tapos makita kayo dito, modify air terminal and duct system. Pag kinik natin yung duct system, makita nyo dito edit system. So pag kinik natin yung edit system, pwede na kayo maglagay ng add system. Halimbawa ito, dadagdag natin 1 and 2, tsaka ito. Then, finish system natin, magiging blue na sila o magiging part na sila ng ducting system. Susunod, i-click natin yung mga icon na yan. Tapos, yan, click na natin. Pwede natin i-create yung generate layout. Ayan siya, nag-create na yung generate layout. But, kaya lang, di natin napapansin ito. Hindi, bakit hindi siya kasama? So, mag-create siya yung layout, pero saan siya, saan pupunta yung ating system? So, yun ang magiging problema natin. So, ang gagawin natin, finish, cancel natin. Then balikan natin yung system. So click natin ulit yung mga item na yan. Ayan, highlight. Then makita natin dito duct system, edit system. So idagdag natin tong part na to. Eh, so nadagdag na siya. So supply air round or rectangular. So may dalawa kasing connector to, isang rectangular tsaka isang round. So kunin natin yung rectangular, then okay natin. So, magiging you have selected elements that are already part of the other system. They will be removed. So, meaning na gawang ko na rin itong system before. So, tatanggalin niya yung original. So, click, then finish editing system. Ayan. So, pag-click natin uli siya, so, modify natin. Then, generate layout. Ayan siya. Mapapansin niyo, nag-create na ng layout. So, napasama na to ngayon. So, dito siya nag-connect sa item na to. So, pwede rin dito, pwede rin doon. And, ang question dito, pwede ba nating baguhin yung duct, yung size ng ducting dito or yung klase ng ducting nitong ating placeholder? So, malalaman natin later on. So, ito yung layout na ginawa niya. Eh, mapapansin niyo dito sa taas, yung solution network. Ayan. Eh, mapapansin niyo dito, blue tsaka green. So, ano ba yung mga green na yon? Tama ba yung na-select na so far, tama naman yung na-select na natin. Ayan, puro air diffuser. Pero dito sa layout, mapapansin mo network. So, pwede mo i-select to. Gagawa siya ng layout dito para doon sa system mo. Mamimili ka ngayon ng layout kung anong gusto mo. So far, ito medyo okay yung layout niya. Yung number 4, ayan siya. Ito masyadong abrupt. Pwede mong i-edit yung settings later on. So, click natin yung settings. Ito siya, main. Ito yung duct type rectangular. Ang offset niya ay 2750 yung taas niya. At ang branch niya ay, ito, rectangular din. Okay. So far. Then, click natin. Then, finish layout natin. So ayun po, nag-create siya ng system para sa ating layout nito. And, syempre, kailangan natin i-relocate yung ibang item. Katulad dito, kung alanganin yung ducting dito, tingnan natin dito sa part na to. And bago yon, tingnan natin yung section 1 natin. So, ayun siya yung system. Nag-create. Kaya lang dito, di ba, mapapansin nyo, alanganin yung layout. So, either or i-rotate nyo itong BAB. So, we can rotate the BAB or anyway. So, check natin sa mechanical 1. And dito, mapapansin nyo, alangan din yung lokasyon niya. So, pwede nyo i-relocate yung ducting. So, check natin. Select the ducting. Then, move it. Move lang natin. Para at least maayos yung layout. Ayan siya. Ayan. So, ganun yung case kung paano natin i-relocate yung mga item. O yung mga, yung layout natin. It doesn't mean na nag-create tayo ng ducting o ng system o ng ducting layout. Okay na yon. Tayo pa rin yung magmamandate, tayo pa rin yung imamanual mode natin para matama yung ating, yung connection nila. So, ganun yung cases. Ayan siya. So, check natin ulit sa ating system. So, meron tayong connect into, system inspector, return air or supply, then okay natin. Inspect natin. Anyway, so okay na pala yun. Ayan. So, dito, so paano natin i-coconnect ito ngayon dito? So, i-select lang natin yung dulo ng pipe, then right-click, meron kayong makikita ditong draw flex duct, tapos select natin ito. Ayan. So, okay na siya. And ito ganun din. So, sabi natin ito ay, ito i-move natin yung location ng ating fittings. Ayan. Ayan. Tapos, select natin dito. And, adlining duct pipe. Mamaya yung pipe sizing natin. So, i-click natin and ito rin.
Okay, so dito, nagkakaroon tayong problema. Hindi natin mai-connect ito dito, di ba? So, ang gawin natin, split natin itong air, itong ducting natin. So, click natin. One. Ayan. Tapos, select natin yung pipe. Then, dulo. Right-click. Tapos, oops. Yung dulo niya. Ito. Click and right-click. Tapos, ayan. No solution. Okay, so no solution daw siya. Right click. Draw flex duct. Tapos connect natin dito. I-select lang natin yung sentro ng ducting natin. Done. So done tayo doon. And ito rin kabilang type. So right click. Select natin tong placeholder niya or rather yung great duct. Tapos draw flex duct. Tapos select natin yung gitna. Tingnan nyo, pag select natin yung gilid, dito tayo. Okay din naman. Yeah, okay din naman. Kaya lang, tingnan natin sa section. So, right click, create similar. Ayan. Okay, so, view, then section. Para makita natin tong, ano yung kaibahan nito, tsaka yung isa. Yung isa kasi gitna, ito kanina, gilid. So, at least makita natin yung differentiate nila. Yung kaiba ng dalawa. So, double click. Ito yung gitna. Ayan. Pakita natin sa tamang view, fine mode. And dito ay texture or realistic mode. Ayan. So, hindi siya makita kasi maliit nga yung ito. Maliit yung kanyang ito. Yung lugar nito. Yung flex tuck natin. Hindi siya ma-compensate para sa view natin. And at the same time, inducting natin dito, alanganin yung size. So, yan yung mga i-correct natin later on. So, pakita na sa 3D, ito yun, no, yung nakita natin. Pero yung iba, mapapansin mo, okay naman. So, click natin sa ibang lugar o sa ibang item. Kaya, pakita natin sa texture mode or realistic mode. Yeah, then ito ay fine. Ayan, hindi ma-compensate yung view para dito. Ayan siya. So, check natin ulit, mechanical or section 2. Ayan, subukan natin ito ay i-move natin para ma-compensate lang yung preview. Ayan. And ito, I think, elevation takeoff. Ito yung flex duct natin. Tingnan natin ang size. 300. 300 para dito. Tingnan natin naman yung air diffuser natin kung ano yung output niya. I mean ito. Tingnan natin kung anong size. 300 ang connection niya. So, kung okay naman siya, so 300. Kung malaki, so hanap kayo ng diffuser na maliit yung connector niya. Or yung, may mga item naman siya maliit yung connector. Ayan. Kasi ito, naka-concentrate, naka-built-in na kasi yung kanyang connector dito. Ayan, 300 by 300. So, check natin, 300 diameter, flex duct. Okay naman siya. And dito, yung size ng ano natin, 300 din, no? So, halos kaparehas. So, yun yung mga nagiging cases o nagiging problema. So, it doesn't mean na naggawa ng layout yung ducting, yung Revit natin para sa ducting. Okay na yun. I-manual mode pa rin natin para itama yung mga sizes. So, itama natin to. Ayan. Yung top niya. And ito, palta natin ang siguro mga 200 by 300. Sabi natin 350. Ayan. And 350 rin dito. Ayan. So, okay na siya. Ayan. So, meron tayong ito. Nakakonnect na rito naman kanina. So, tingnan natin sa section din. So, create tayong another section dito. Dito, lagyan na rin natin para makita natin yung ginawa natin dito na naka-top naman sa gitna. And isa pang section dito siguro. Ayan. Tapos, unahin natin itong section na to. Double click. So, naka-ano siya, yung naka-direct connected dito dun sa ating ducting. Ayan, no. Naka-direct connected.
And at the same time, yung size niya, 300 by 300. So, pwede mong, kung gusto nyo palitan, ito yung papaano i-resize. So, sabi natin 275. And another 275. Yan. Tapos yung diffuse, ano niya, 300 by 300. So, meron tayong mga option na pwede nyo i-resize yung mga ducting na hindi lalagay ni Revit. So, going back, mechanical one. Tingnan natin itong kaninang ginawa natin. Ayun siya, oh. So, hindi rin makita yung preview niya. Ayan. So, check natin. Realistic. Pine mode. So, pag ganyang case, medyo maliit yung hindi makompensate yung air and ducting natin. Ayan siya. Yung para maibigay yung preview. And, mapapansin mo yung connection kasi nilagay natin sa gitna o sa, yeah, sa middle. Iba yung connection niya base dun sa connection dito. Ayan siya. So, either or, siguro, ang kinuha niya ay top or bottom. So, aware din tayo sa pag-layout na ito siya, oh. Yan. Subukan nating ipakita sa ibang layout para at least makita natin. So, create tayo ng new file. Mechanical, okay natin. So, for the time, hindi ako mag-assign ng mga room. So, maglalagay lang ako ng system, then air terminal. Tapos, diffuser. So, sabi natin 1, 2, and 3, and 4. So, sabi natin isa pa dito, and 5. Parang ni-repeat ko lang. I just repeated the layout. So, from here, create tayo ng mechanical equipment. Tapos, BAB. So, hanapin natin BAB. Ito siya. Assuming na maliit kasing inlet natin kanina kuha. So, ito. Ayan. So, next thing to do is highlight your element. Ducting. Tapos, duct. Ayan. Duct. Tapos, sabi dito, open system editor. Para automatic, may select natin itong mamaya. So, supply air, open system editor, okay. Tapos, add system. So, meron tayo ditong remove system kung may babawasin tayo. Add system kung idadagdag. Ano naman kaya itong select equipment? So, pag select natin equipment, tingnan natin. Ayun, okay na. Then, finish system. Tapos, pwede na tayo mag-create ng ducting dito o ng layout. So, check natin. Click natin yung isang system. Connect, generate layout. Ayan, generate layout natin. Done. So, ayan na yung system natin. Then, hanap tayo ng magandang layout niya. Ayan. Ayan. So, maganda yung number 4. Ayan. Then, finish layout natin. Ayan siya. So, tingnan natin sa 3D. Ayun. Ito, magandang layout. Kasi, wala siyang, hindi siya constraint sa mga level. Kasi yung ginawa natin, naka-constrate sa level sa ceiling natin. And hindi natin inaayos pa yung mga connection. So, tingnan natin sa right. Ayun siya. Level 1. At the same time, ang baba nitong item na to. So, click natin lahat ng diffuser. O, lahat ng item. Then, i-constrate natin sa, ayun o, naka-level 1 siya. Level 1, which is tama naman, pero yung elevation, gawin natin 3 meter. Apply. Disconnect natin. So, delete element. So, ang procedure dito, bago kayo mag-create ng ducting o ng system, be sure na tama yung elevation niya. Otherwise, pag nag-create siya ng ducting, doon na magkakaroon ng problema. Ayan. So, di-delete na natin to. So, kailangan natin i-correct. Ayan, delete. And dito rin, i-delete na rin natin to. At ito, i-correct natin na nasa 3 meters siya above the floor. Ayan. Then, pwede tayo mag-create ng ducting. So, ulitin, mechanical 1. Naka-select na siya. Select lang kayo isa. Tapos, makita nyo dito, duct. Or generate layout. Pag duct kasi, pag click na natin ang duct, ito ang mangyayari. Operate system, open system editor, supply air. Ayan. Wala tayong makita ano ba yung system magagamitin o ano ba yung layout na gagamitin. So, edit duct, add system. Ayan, oh. You have selected element that are already, so hindi siya possible, cancel natin. So, since meron tayong system, ano na ang kasunod niyan? Duck. Ay, sorry. Duck tuloy yan. Oh. Meron tayong system inspector, connect into,
Check natin para makita natin yung mga item. Ayan siya. Okay, kunin natin. Select natin to. Generic layout. Ito. Ayun o. Hindi natin makita yung generic layout, di ba? Kasi narito tayo sa duct system. Punta kayo dito. Whichever, kung alin doon. So, sabi dito, disconnect equipment or divide the system. Okay, huwag muna yung divide the system. Open system editor, edit system. So, ayan yung mga kasama niya. Cancel. Okay, ulitin natin. Click. Click natin ito pa. Or select na natin lahat since one system sila para makita natin itong so, hindi natin makita yung general layout. Ito na lang, ducting. Ayan siya. O, generate layout. Ayan. Part ito ng system, kaya ayan. And dito, yung pangit yung orientation niya. So, ang gawin natin, cancel natin. Ito, rotate natin. Ayan. Para maganda yung layout ng ating system. Ayan. So, disconnect. The family is connected to network. So, hindi raw mawawala na siya. So, disconnect natin. Then, i-add na lang natin sa system natin. So, ito yung system. System inspector. So, generate layout natin. Baka kasama pa to. Ayan. Ah, kasama pa. Akala ko wala na. Ayan siya. And, check natin. Finish layout. The element has an open connection. So, meaning, naka-open connection. This may be error. So, okay lang siya. Hayaan lang natin. Ayan. Naka-open daw dito. Pag tingin natin sa 3D. Ayan, mali yung mali orientation yan. Ayan. Anyway, so, pinapakita lang natin na dapat itatama muna natin elevation ng bawat item. Ayan. So, pakita natin na rin dito. Pine natin. Then, realistic para makita natin. And 3D natin. Ayan. So, ito yun, no? Mababa yung ducting, kaya sabi niya open connection daw. Hindi tumama yung tamang ano niya. Ayan siya. Kaya yun ang sinasabi niya. Ayan. Mas mataas yung terminal natin doon sa ducting. So, yun ang mga kinokorrect. So, okay na natin. Off na natin itong part na to. Ayan, no? Ayan. So, balik tayo dun sa ating layout. Ito yun. So, mechanical one. Ayan, nag-connect na tayo ng ducting. Ito, pag ganun din, pwede nyong i-connect sa flexible ducting. Ang kagandahan nun, bakit kailangan flexible ducting? Bakit hindi na lang direct dito sa ano natin, sa ducting? Baka kasi sa pag-layout mo dito sa diffuser, hindi tama yung location niya. So, pwede mong ilagay kahit sa limbawa. Ito, ilalagay ko dito sa dito. Pero natin yung ducting ko. So, paano i-connect? Kailangan bang lupo yung ganon? So, ano na lang, right-click nyo, tapos i-connect nyo na lang, flex duct, tapos connect nyo dito. At least flexible yung ducting. Kaya nga tinawag na flex duct, flexible ducting. Pag gusto mong baguhin yung location ng air diffuser mo, mahirapan kang i-reconnect or i-disconnect dito. Disconnect and reconnect. Mahirapan. So, yun ang procedure. Kailangan, mas maganda may flexible ducting tayo dun. Pero kung open, kung open naman yung ducting mo, anyway, so create duct, tapos flex duct end. Ayan, so corrected na siya, corrected, ayan, corrected na siya. So meron tayong phase, ito mali orientation niya, so correct, pangit yung orientation. So pag kinuha natin dito sa section natin, ayun siya, bumaba, tumaas and something. So, ikot na lang natin to siguro. Yan, ikot natin to. Kaya lang, pag iniikot ninyo, okay, magkakaroon siya ng, sabi na, the family is connected to network, mag-disconnect tayo ngayon. So, ganun yung cases kung paano. Kaya, kailangan, sa una pa lang, since meron tayo namang layout, nag-generate siya ng layout, yun ang gagawin natin. So, ayan, tapos, i-connect natin dito. Siguro ito, lagay natin dito somewhere. Tapos, saka natin i-connect doon sa kanyang layout. I think, mali yung nakuha natin. So, isa pa. Anyway, check natin. Ito yung out niya. Ayan, 300 by 250. So, collect natin dito.
Ayan. So sabi niyo, resulting angle, hindi mali yung angle natin. Yan ang mga issues ng pag nagkikreate tayo ng ducting. Kaya kailangan, siyempre, hindi natin alam kung tama yung, kung merong ducting na ganun ka, ano yung angle. So, ganun lang naman. So, connect natin. Draw duct. Ayan, dito. Connect natin dito sa gitna niya. Ayan. Tapos doon. Ayan. So, done. Check natin sa section niya. Section 1. Ayun, corrected na siya. At the same time, nakadapat sa ating key submission. So, dapat, pag mag-layout tayo, alam natin yung mga dimension. So, hindi tayo basa-basa nag-layout. Anyway, so, pwede namang i-correct siya. So, ayan siya. So, highlight natin. Move natin pataas. Ayan. And lahat ng ducting natin, para makita natin kung susunod ba yung flexible ducting natin. Nabawa ito. I-move natin pababa. Ayan. So, ganun lang naman. So, select ulit natin to. Or, siguro sa kabilang side tayo. So, ayan. Ayan. So, select natin yung level ng ating air diffuser. So, highlight. Select similar. Select similar. Visible in view. Ayan. Tapos, select natin dito. Mapapansin yung elevation niya. Iba-iba na siya. So, 2.6 tayo. 2.6. Ayan. Then, apply. Ayan. Corrected na yung ating mga layout. So, pakita natin sa 3D. Ano itsura niya ngayon? Ayun, mga ducting natin. Ayan. So, may mga item ito. Katulad ito. Kala natin, ano ba yun? Yung pala, ano lang. Sa preview lang naman siya. Ayan siya. Ayan. So, connected, corrected. Dito ay wala yung connection. So, click natin, right click. Tapos, kunin natin yung kanyang placeholder ng pipe. Ayan. Dito sa kabila. Actually, nakakonect yan dito. Hindi lang nakikita sa preview. Ayan. So, ayan, nakakonect siya. Hindi lang nakita sa preview. Either or yung graphics ninyo mababa or yung graphics card ko mababa. So, hindi makompensate yung preview natin. Ayan. So, ganun lang yung po yung mga cases. Pero nakakonected naman siya. Hindi lang makita sa preview. Mababa yung graphics card natin. Okay, so we've done with the air supply. Paano naman yung diffuser? And dito sa kabilang side, ganun din. So, click natin yung mga diffuser natin. So, 1 and 2. Ito ay out. Ito ay out. So, tatlo. Then, right click. Tapos, or rather, click yung duct. Tapos, open system. Mechanical supply. Air 2. Supply air. Okay natin. Tapos, lalabas to. Then, add system natin. Ito. Add natin to. Saan siya i-connect? Sa connector 1 ba? Sa connector 2? So, rectangular, connector 2. Okay natin. You have selected element that are connected to another element. This element will also be added to the system. Kasi, yung kinuha natin na item is connected na raw dito. So, ang gagawin niya, tatanggalin. No? You have selected element that are connected to another element. These elements will also be added to the system. So, magiging isang system sila. So, finish natin. Ayan, tapos create tayo ng duct para dito. Ayan, 1 and 2. Tapos duct. Generate layout. Ayan siya. Oh. Tapos ito, hindi siya connected. So, ano ba yung the right procedure? So, either pwede tayo mag-create ng main duct dito, tapos i-connect natin dito. So, ganun siya. So, anyway, click natin. And, edit layout. Merong edit layout dito bago nyo i-finish. Ha. Kanina, pinipinish agad natin. Kaya nung nagkaroon tayo ng error dito sa lugar na to, hindi natin ma-establish yung tamang connection. So, katulad dito, gusto ko itong item na to mapunta dito sa lugar na to. And, ang sinusunod niya kasi yung kanyang, yung layo nung air terminal dito sa ducting. So, may mga ano sila, parameters or may mga default sila. So, pwede mong i-override. So, edit layout. Ayan siya. So, click natin to. Pwede mong i-move actually yan. Ayan, i-move lang natin dito. And, bawa gusto mo ito, ma-move rin. Tsaka ito.
Ayan. Ayan. Tapos, then, finish layout natin. Ayan, no? There was not enough room to place the required fittings. Consider increasing the length of the segment or moving them farther apart to generate the solution. So, sabi doon, itong part daw na to ay hindi ano yung tamang connection. So, i-override natin. Click natin itong dalawa na to. And the same thing dito. And ito habaan natin. Ayan. I-override nyo kasi ina-assume lang nung Revit yung layout mo. Ayan. Tapos, ito naman, kukunin natin doon sa main. Bawa ito. Kasi, nag-separate tayo ng system kanina. So, hanapin natin yung out dito. Yun, out. In, out. Ito yung out na isa. Oh. Ayun. So, in pa rin siya. Ito out kasi ito eh. Ayan. So, kukunik natin dito. So, ang gagawin natin, ito, babaguhin natin yung size. So, 200, sabi natin 400 by 200. Okay na yung 200. So, pagsamasamahin na natin to, lahatan na to. Ayan. So, click one. Pwede kayong mag-click ng ayan, nag-click ako ng control sa keyboard. Or, i-generate na natin ng tama para makorek na natin. So, highlight, highlight. Yeah, done. And ito, i-adjust natin. So, 450. Ayun. So, meron naman siyang automatic naman yung ano niya, reducer, mag-generate. Tapos dito, ito ay draw pipe tayo dito ngayon. So, click. Ayan o, draw duct. Tapos, kukunin natin dito. Kaya lang, di ba, ano? Ang, ano dito, maliit yung kanyang placeholder dito. Kasi ang size niya lang, 350 by 250. Pero, inilagay mong duct, malaki. Naka, size nito ay 450 by 280. So, anong gagawin natin dito? Hanap kayo ng families na merong malaki yung duct. Ibig sabihin, hindi siya tama para doon sa design mo. So, click mo lang siya, then edit type natin. Tingnan natin kung possible natin baguhin yung kanyang placeholder o yung kanyang ano, connector, pipe connector. So, meron dito, dimension, electrical. Tapos, tingnan nyo kung meron siyang possible na mabago yung ducting. Yan, primary air connector. Ayun, no? 2175, 85, 350 diameter. Inlet. Actually, possible. Kaya, meron siya kasing ano dito. Ayan. Tingnan uli natin. Ano ba yung size niya? 350 by 280 yung out niya dito. So, click natin. Tapos, edit type. 350 by 280 yung kanyang out. So, hanapin niyo yung 350 by 280 dito. Supply connector width 350. Ito siya. And supply connector depth 280. So, ito na yan. So, gawin natin mga 450. Ayan. 450. Sabi natin to 300 lang to. So, ganun lang po yung pag-modify naman ng connector natin or pipe connector ng ating mga element. Apply and okay. Kaya lang, bago yon dapat i-duplicate muna natin to. So, edit type, duplicate nyo muna, tapos saka mo baguhin. Para, kung meron ka mang the same equipment na ginamit dyan, hindi siya magbabago. So, anyway, corrected na siya. And ito, i-coconnect natin ngayon dito. So, right-click, create similar. Ayun siya. Tapos dito tayo. Ayan. Siguro dito, papunta rin. So, this was the room to place the required fittings. Nangyayari po yan kasi, di ba ang sinelect mo yung taas? Ang ibig sabihin yan, makoconnect yung ducting mo doon sa top portion or sa bottom portion nito. So, ang sinasabi doon, hindi raw makocompensate yung ginagawa mong design para doon sa fitting sa yon. So, subukan naman natin sa side ilagay. So, right click, tapos create similar, click tayo dito. So, sa side ako ngayon dito, side to side, ayun siya. At the room is not enough to place the required fitting. So, expand natin or show. Ayun o. So, ganun yung mga procedure kung bakit nagkakaroon ng error. So, subukan natin ito, hatiin. Tapos, tsaka natin ito. Lagyan ng fittings. So, lagyan mo ng fittings na insert or system. Tapos, meron ka makita ng duct fittings. So, sabi natin, lagyan natin ng T.
Ayan, rectangular, oval, transition. Ayan. So, yan yung mga fittings po natin. So, hanap tayo ng rectangular siguro. Or T-connector or something na ganun. Ayan. So, kung wala, ibig sabihin, wala yung item natin. And, check natin, ito ba ay pabilog? So, width. So, ano siya? Rectangular. So, click natin. Ayun, nag-generate siya. Oh. Ayun, nag-generate siya ng item. Kaya lang di siya... Anyway, kailangan natin ng connector para dito sa gitna niya na ano. So, kung wala, edit family or insert tayo. So, insert tayo ng fitting. So, insert. Load family. Tapos, air handling unit. Hanapin nyo yung ducting. Ayan, MEP. So, mechanical. US ducting fittings. Ayan, multi-shape profile rectangular. So, sa rectangular tayo. So, meron tayong T. So, select na natin to lahat. Then, open. Ayan, override existing. So, okay, override na lang natin. Tapos, lagyan na lang tayo ng fittings na yun. So, system duct fittings. Tapos, hanapin nyo. Ayan, rectangular T with transition. Ayan siya. Oh. So, hanap lang kayo ng applicable. So, rectangular T, three-way. Oh, rectangular T with transition. Ayan siya. So, hindi enough yung space natin. Hanap pa tayo ng T with fillet or reducing. Ayan, with reducing. So, hanap lang kayo ng applicable na ano. So, T na may reducing sa dulo. Ayan, reducing T. Ayan, so possible siya. Ayan, ilagay lang muna natin, tapos saka natin i-reconnect. So, click natin siya, then, meron sa mga size naman siya, di ba? So, ang ano natin dito is, size nito ay 450 by 300. So, click natin yung fittings. So, lagay natin dito ay 450 by 300. Para pare-pareha sila. Ayan, so corrected na siya. Oh. Ayan. Then, tsaka na lang natin i-ayos. So, one, there was not enough room, so hindi raw possible dito kasi maliit na yung room natin. And, pwede mong i-select yung mga fittings mo tapos i-ano natin, i-move. Ayan. So, done. Dito naman, check natin dito kung possible yung fittings natin. Ayan. Ito yung fittings natin. So, ito ay delete na muna natin. Tapos ito, ito yung connector niya. Oh. Drag natin papunta roon. Hop. Hop, sorry. Dito na tayo, kabila. Click and drag, papunta roon. So, yung ano niya, ang inaano niya, yung fittings na ilalagay niya dito sa connector. So, yun ang mga dapat i-correct. So, gawin natin, ganun pa rin, imumove lang naman natin yung mga item na hindi naman dapat nanaan doon. Mabawa ito, move natin. Ayan, para makompensate yung fittings na, yung required fittings. Kasi may mga, ano siya, may mga standard fittings tayo na tinatawag. So, kailangan makompensate yung part na yan. Ayan. Not enough room pa rin. Ayan. So, anyway, click natin ulit. Ayan. Compensated na yung ano dito. So, di ba, inano natin, splice natin. Okay. Ayan. Tapos ito, co-connect natin dun. Ito, elbow na lang natin sa part na to. So, click and drag natin. One click. Draw duck. Ayan. Siguro elbow natin dito. Papunta ron. Ayan. Not enough room uli. Hay tayong pagbigyan ano. Draw duck uli. Draw duck.
Anyway, so meron tayong duct dito. Meron din tayong mga item dito sa taas na halimbawa, no? Pag kiniling natin yung duct, may makita kayong open cup end. Ayan, pag kinilik natin naman siya, so nagbibigay siya ng ano, ng mga, ibig sabihin na pwede niyang i-close ng todo, mabawa ito, open, cup and open. Kasi ito, naka-open niya dito, hindi pa natin kino-close. So, pwede mong i-select siya, automatic niya lalagyan ng cup and dyan. Ayan, mabawa dito naman sa kabila, click and open cup and, select lang natin, magkakaroon siya ng end doon sa part na yon. And dito, select natin, hindi tayo makapag-connect ng ducting dito, ano. So, click natin, right-click, and draw duct ulit. Okay, so hindi tayo makapag-connect, ha. Subukan natin, ano. Di ba meron tayo tinatawag sa modify na extend or trim? So, click natin, 1 and 2. Ayun, there was not enough room to place the required fitting. Consider increasing the length of the segment or moving them farther apart. So, yun ang magiging scenario. Kailangan nating i-move yung certain item. Ibig sabihin yun, hindi makompensate yung T dito kasi ito masyadong close. So, move natin to. Ayan, so subukan natin. Ito ay delete muna natin and ayan. Tapos, saka natin i-move, i-gamitin ito. Trim and extend. So, still, hindi para possible. Ayan, error, duck, rectangular, and elbow. So, hindi siya makapag-create ng elbow dito. So, gawin natin ang solution. So, kikreate tayo ng fittings para dito. Either or may reducer, and dito ay, yeah, elbow reducer or something na ganun. So, tingnan natin kung meron. So, rectangular elbow. And, hanap tayo ng pwedeng mailagay natin. So, system, duct fittings. So, ganun pa rin. Ayan, rectangular elbow. So, hanap tayo ng medyo maliit. Rectangular T. Ayan, so, may rectangular T tayo dito. So, ito na lang kunin natin. Ayan. So, spacebar para mag-rotate or tumama yung function. Ayan. So, connected na siya. And ito, kukonnect natin dito. Doon. So, ganun lang naman yung ano. Pag, minsan, mabusisi lang talaga. Ayan siya. So, kukonnect natin yan dito. And yung size niya, ayan, nakonnect na yung size. Pero yung size dito, 300. And dito ay 450. So, pwede mo i-connect na rin dito. I-correct. So, i-move natin to. Yan. Tapos, i-select natin to. Tapos, i-select mo yung gap. Ayan. 1, 2. So, meron tayong gap doon. Delete na natin to kasi nag-kick-create siya ng fitting part doon. Nagkakaroon siya ng end. And ito, tanggalin na natin. Tapos ito, di ba yung size niya dito? Ayan. No? Ayan. No? So, i-connect natin dito sa or ito, i-connect natin dito. Ayan. Ito, ganun din. And, i-resize natin. So, 350. So, 250 raw dito, tsaka by 300. So, pwede mong hanapin yung tamang size. So, ayan, corrected na siya. So, i-move lang natin ng konti. Ayan. Ayan, and, eto, may fitting siya dapat dito. Yung, kasi, anyway, click na. Click drag. I-drag ko lang muna papunta sa labas. Ayan. And ito ganun din. Ayan. So, corrected na siya. And, yeah. I think, okay na siya. And, correct na rin natin to. Ayan. Connected. And, lock na natin kung gusto nyo i-lock. So, okay lang din i-lock. No auto solution. Pwede rin gumamit ng trim extend. Ayan siya. Oh. Ayan siya. Oh. Done. So, yan mga procedure kung paano yung pagli-layout. Actually, minsan ma... Ayan. Ayan. So, done.
So, yun na po yung ating ginawang item. Titingnan natin sa 3D. Ayun. Ayun siya. Oh. Ayun siya. Oh. And mapapansin yung level, hindi parehas. So, ko-correct naman na natin. Ko-correct na naman natin. Ito siya. Oh. So, correct natin yung level. Kasi ang sinundan ng level na ducting nung ginawa natin, yung isa dito. Yung level dito. So, yun. Kaya tinitingnan natin yung mga ano, iba-ibang solusyon o iba-ibang mga procedure kung paano natin i-correct yung ating layout. So, dito lang, itama nyo lang ito kasi dapat naka-align yan sa dalawa na yan. So, yun. So, tingnan natin. So, align tool. Ayan, align tool. Tingnan natin sa 3D ulit. Ayun na yun. Naka-align na siya. And dito, I think naka-align na rin. And dito, hindi siya nag-align. Kasi nga, ano, na-late na natin ilagay yung elevation niya. So, yun na mga procedure kung paano natin i-correct ang bawat item. Punta tayo sa mechanical ulit. And ito, i-link na natin dito. So, right-click, and, sa placeholder niya. Then, placeholder. Ayan. So, sa gilid ko ilalagay. So, done. Ito, ganun din. Click natin to. Papunta ron. Active pa yung command, kaya dire-diretso yung command ko. And dito, ilagay na rin natin ay flex duct dito. So, click. And right-click. Face duct. So, sa gilid ko ilalagay. Ayan. So, done tayo sa layout. 3D ulit. Ayun. Corrected. And dito, meron siyang, di ba nilagay natin ng end cap. So, meron na siya. Meron na. So, yan po yung procedure kung paano natin itatama yung or i-correct yung mga layout. So, nagawa na natin sa air terminal, sa diffuser. Paano naman dito sa ating ito? So, tingnan natin na kasi yung pagliko nito, aalanganin yung sa kisame. So, tingnan natin yung section kung makocompensate. So, ayan, mababa. So, yan ang kinoconsider sa pagdidesign ng mechanical. Anyway, gawin natin sa mechanical ng sa ano natin dito sa ating supply o sa return. So click natin 'to and assuming natin na itong layout ay kasama dito sa zone na 'to. So 1 2 3 4 tsaka ito. Tapos create ka ng duct. Isama niyo na rin 'to. Tapos create ka ng duct. O, kung hindi, so huwag na natin isama. Ayan, ulitin. 1 2 3 4 5 duck. Ayan, tapos sabi niya return air, open system editor, then okay natin. Magki-create siya ng layout. Ayan. Tapos add system. Hindi niya ma-detect ito. I-add natin sa system 'to. Ayan, okay natin. Then nasa system pa rin tayo, finish natin. Diyan tsaka tayo magki-create ng layout. So click natin yung layout tapos sa generate layout. Ayun siya. Ito na yung nag-connect na dito. Ito na yung isa. Then, pwede mong edit layout. Mamili ka muna kung anong layout ang gusto mo. So far, ito ay alanganin dito. Pero okay lang. 3, medyo okay yung layout. Ayan. 4, medyo. 5, mahalayo. 6, yeah, so 3 yung applicable. Then, edit layout natin. Kasi dito, ayun o, malayo dito kasi, okay. Anyway, at least nakikita nyo yung procedure kung paano mag-create ng layout. Ito kasi pwede magdugtong dito. 1, 2, ito sa nakakonect doon. Ito, pwede dito kasi masyadong mahaba na to. So, edit layout natin. Ayan. Ito, ilalagay na. Ito. I-move na natin dito. So, move. Ayan. So, ganyan yung gusto kong mangyari sa layout. Tapos, meron ditong solution. Offers different layout solution. So, pag-select naman natin siya. Actually, okay na. Okay naman siya na. Then, finish layout natin. Ayan. No root solution was found. Pero yan na yung layout natin. Ayan. Dito, alangan yung layout. So, kailangan mag-establish ng another item dito. Either, select mo yung ducting niya.
tsaka i-move natin para mag-create dito ng tamang layout. Ayan. So, mag-create siya dito ng elbow papunta ron. Tapos dito, ito, meron ditong issue. Titingnan natin ngayon mamaya. And dito, ito, may issue rin kasi hindi na makompensate yung ano dito, elbow. So, kailangan natin i-relocate itong part na to. So, pag i-move natin siya, ayan siya, oh. Ayan. So, corrected dito. Corrected. Corrected na rin dito. And dito, corrected na rin. Kaya lang yung dito, ayan, oh, pwede kang mag, anyway, i-move natin to. Para maglagay tayo ng, magpo-provide tayo ng duct. Ayan, flexible duct, tapos punta ron. Oh, done. Ito, ganun din. Ayan. So, no root. Kasi, minub mo, hindi natin, hindi mo pinutol. Minub lang natin kanina. Ayan. Kaya siya, oh. Nag-move siya. So, kailangan putulin natin. So, either kung hindi mo ma-move talaga yung dulo, pwede mong split. So, split natin dito. Ayan. Tsaka natin i-select to. Then, meron siyang ano, end cap. So, tanggalin natin. Click natin itong return, diffuser, right-click. Yung kanyang placeholder. Flex duct, then correct natin doon. At the same time, pag itong layout na to nagbablock doon sa layout mo, so pwede mo select yung up arrow, tanggalin. Ayan, para maayos yung layout. Up arrow ulit, apply. Ayan, so okay na doon. Ito ay alanganin, di natin alam kung nasa ibabaw o nasa ilalim. So lalagyan natin ng view, then section. So section na natin dito. Para makita rin natin itong isang item dito. So, double click para makita natin itong item na ito. Ayun. Nasa ilalim siya. Nag-connect siya sa ilalim. And, ano ba to? Diffuser din. Ayan. Ayan, diffuser din. Nasa ilalim. Ito yung nasa admin office na hindi natin binago yung layout kanina. And, tingnan natin itong part na ito. Kung nasaan siya. So, section 5. And dito yun, no? Ayan. So, kung mapapansin ninyo, check natin sa fine mode. Tapos sa shaded mode. So, alanganin yung layout ng ducting doon sa part na yun. Click natin sa 3D. So, ito yun, no? Nag-crossing sila ngayon. So, either or itaas mo yung para sa return or lagyan mo dito ng pataas na item. Taas mo ganon, ganon, pababa. So, ganon yung mga pagkokorek ng mga item. Pero hindi natin ikokorek. At least, nakikita nyo kung paano. Ayan. So, yan po yung pag-layout ng mechanical using ducting or yung automatic ducting. So, ang another question dito is, sir, paano kung ano? Kung, eto, pwede mo lagyan ng pitting dito papunta rin. So, lagay na natin. And, pwede kayong gumamit ng ano, kung nahirapan kayong mag-connect, pwede kayong gumamit ng fillet. So, highlight mo yung item, tapos fillet command. First item, 1 and 2. Okay, so click natin muna dito. Click and drag natin. Ayan, tapos fillet natin. Ito, hanapin nyo lang, ayun, tapos ito. Burahin na natin itong part na ito. Kasi, na-create yun nung kanina. So, piliin natin, 1 and 2, 1 and 2. Magkikreate siya ng elbow. Kung nahirapan kayo dun sa pagdadrag. So, yan po yung mga pagkukorek ng item. And dito, correct na natin to, ano? Kailang yung kisami natin, kailangan natin mag-adjust. Or kailangan mag-reroute tayo. Halimbawa, since nag-conflicting yung layout dito, either i-move mo yung layout ng ducting mo para sa air diffuser, yung layout mo sa return. Halimbawa, yung ducting mo sa blue, yung blue, dito mo padaanin. Tapos lahat ng air diffuser mo, dito mo ilagay. Tapos yung return air mo, dito mo ilagay sa kabilang gilid. So, ganun yung mga procedure. Pinag-aaralan yung layout. Sa layout pa lang, pinag-aaralan na kung paano tatakbo yung ducting natin. Hindi yung basta-basta na lang tayo maglalagay, then create yung ducting. So, yun yung mga tinotroubleshoot pagdating sa mechanical system or sa HVAC system.
Ngayon, ang question dito, sir, tama ba yung layout o tama ba yung ducting size natin? So, para makorek natin o para makita, punta tayo sa system, may makita kayo dito sa ducting, ayun siya, oh. Meron kayo makita dito ng ano. Okay, select natin tong duct na to. Ito. Press tab sa keyboard para ma-select niyo yung buong system. Ayun siya, oh. Ayan. Select. Ayan. Tsaka ito, select na rin natin. Control para maidagdag ito. Ayan. Or kung para mag-specific, isa-isa mo na lang kung ano ka, kung doubt ka dun sa selection mo. Ayan. Tsaka ito, select na rin natin. And ito, select na rin natin. And ito. Ito kasi yung main. Ayan. Tapos may makita ka ditong duct size or duct piping size. Check natin. And okay, for the meantime, okay muna natin kasi hindi natin alam yung mga value nito. Calculated size on the match connected connector size, layer. So, isa-isahin natin para sigurado. Velocity, oh, so sabi natin sa velocity. Tapos calculated size on the, sabi natin match to connector size. So, sabi natin calculated size, then okay natin. Iko-connect yung layout ng inyong pipe para doon sa velocity. Although, kailangan may correct ka pa rin. Kasi katulad nung dito. Sir, bakit hindi siya napasama? Kasi nung sinelect natin yung pipe, ito, hindi natin sinelect. Yung connector, tsaka ito. Ando natin. Ayan. So, unahin muna natin yung part na to. One. So, sama na natin to. Ayan, sama na rin natin yan. Sama na rin natin to. Sama na rin natin to, tsaka ito. Tapos, duct pipe sizing, calculated size only, sabi dito, okay natin. Sabi dito, ayun, oh, di ba na tumama na siya? Eh, dito, ito, alanganin ito kasi malaki ito, tapos tumaliit. Actually, pwede mong itama naman yung album size ito. So, 290, oh, sorry. Ang size niya ay 375 by 375, so yung connector mo, gawin natin yung dulo ay 375 by 375. So, ganun lang naman. So, edit type natin. Check natin. Oh, sorry. Wala pala doon ano. So, move lang muna natin to. Disconnect. Para makita natin paano i-co-connect. Ayan. Ito ay 375 by 375. So, check natin kung mako-correct siya. Ito siya. Oh. Ayan. Pwede mong itama naman yung size. Ayan. Oh. 375. Apply. Tumama na yung width niya. Paano naman itong 350? Hop. Ano natin? Meron siyang elbow, negative. Pag tinanggal mo yan, mawawala siya, mag-i-straight. Ando natin. Click natin ito ngayon. I-move natin papunta ron. So, pwede tayo mag-gumamit ng trim and extend. Tapos, done. The top must be attached to the duct. Hindi rin tumama. Kailangan daw mag-attach. Take note dun sa level. Check natin ang level. Ayan. So, mababa ito kumpara dito. Ayan. So, 375 by 3250. Check naman natin to ay 375 by 375. So, gagamit tayo ng ibang ducting pag ganong case. So, check natin uli. Hindi siya tumama. Ayan. Click and drag natin. Hop, sorry. One, right click. Tapos draw duct. Ayan. Click. Hindi raw naka-attach. Ibig sabihin, mababa isa or hindi tama yung... tama naman, actually. Hindi siya tama, pero nagkaroon siya ng reducer. So, at least nakikita ninyo yung mga iba-ibang procedure kung paano natin tinutroubleshoot yung ducting system natin. Ito, sa preview lang naman to, kaya okay lang yan. Ayan. So, done. Ito, hindi nakakonnect, pero check natin. Nakakonnect naman siya, kaya lang yung graphics natin, hindi makompensate yung era na to. Pag tinignan natin yung layout, nakakonnect naman siya. Ayan siya. So, done sa layout, duct sizing, duct fitting, katulad itong kanina, itatama natin yung katulad ito, maliit. So, paano natin tatama to?
So, babaguhin natin to. And, ilan ba to? 375. So, itama natin to. Gawin natin 375. Yung kanyang end. Ito. So, tama natin. Click. And, check natin kung mag-highlight dito. So, check natin. 300 ang height. No, 375. Ando natin. Ayan, oh. Click ulit. Ibig sabihin yung height niya, hindi tama dito. Ayan siya, oh. Gagawin ko 375. Ayan, tumama na dito. Pero dito, hindi niya na-compensate dito. So, i-drag nyo lang pag ganun. Ayan siya, oh. Kung hindi kayo sigurado, i-delete nyo na lang yung item. Bawa ito. Or i-move. Tsaka nyo i-trim uli. Or, yeah, trim. 1, 2. Tapos, 1 and 2. Ayan. So, corrected na siya. And, next, papaano natin lalagyan ng another fitting. Halimbawa, system, then, draw duct fitting. Sabi natin, maglalagay tayo ng damper. So, lagyan natin damper dito. So, rectangular ducting, or damper, fire damper, ayan. So, load family, kung wala kayong makitang item. So, hanap tayo ng damper. Ducting, fittings, yan. Ducting, accessories, so kanina fittings, so fittings, tapos multi-shape, profile, rectangular, cross, transition, union, so nandyan po yung mga item. Basta try to navigate lang po dun sa mga item para makita nyo kung anong meron kayo. Ayan, fittings, accessories, o damper, ayan, o balancing damper, o fire damper, so balancing damper, kunin ko, halimbawa, ayan, magkakaroon ka ng balancing damper dito. So, ganun po yung mga cases. So, i-assume ko lang kung ano yung mga size dito, ng mga damper dito. Ayan, halimbawa, ito, lalagay natin dito. And, ang question dito, mag-a-adjust ba yung size ng damper doon sa ducting? Ayan, mag-a-adjust po yan. Ayan siya, halimbawa, dito. So, may damper tayo dito, dito, ganun din. Para mag-rotate, tap, i-press yung cap, space bar sa keyboard. Ayun. Ayan. Then, dito rin. Ayan. Dito rin. So, hindi ka na bubuin. Pinapakita lang natin na, ayan, maglalagay siya ng mga item. Ayan. Hindi ka na bubuin. Ayan. Dito ganun din. Pwede rin maglagay kung gusto mong ilagay. Automatic magre-resize yung ating damper. So, pakita natin sa 3D. So, pakita yung damper, kung nasa yung damper. Hindi siya, ayun, ito. Ayun yung mga damper natin. So, ganun po yung procedure. Ngayon, papaano naman kung lalagyan naman natin ng, ano, ng, papaano natin dadalhin sa fabrication naman to. So, pipili lang tayo isa, halimbawa, mechanical one. Hindi ko kukunin lahat. Mabawa itong item na to. Pag hinilight nyo yung ducting, may makita kayong item sa taas na design to fabrication. Pag select nyo yung design to fabrication, you have not, so specify a fabrication configuration, mag-a-appear ngayon yung dialog box ng ating ano item. Fluid, fabrication, so wala tayong item para sa fabrication. Ayan, fabrication configuration. So later on natin itakel sa bandang huli para lahatan na, pati yung kanyang hanger. So, anyway, may makita tayo sa system, may makita kayo ditong MEP fabrication, tsaka duct steepener. Pag hinighlight, no MEP fabrication, dark steeper, families loaded. So, yes natin, maglo-load siya ng para fabrication. So, itatakal natin to later. So, ducting, mechanical, tingnan natin sa mechanical fabrication. Ayan, ductwork steepener. Select na natin to lahat, then open. Tapos, nagbabasa siya. Hintay lang natin magbasa. Ayan. So, loaded na siya. So, click ulit natin. Tapos, design to fabrication. So, ito yung gusto kong matakel. Pero later on po, pagka natapos na tayo sa lahat ng item. Kasama na rin kasi dyan yung piping. So, paano natin i-activate? So, balikan natin yung ating ducting ulit. Off rather sa system. Then, ito, fabrication part. Kanina dito tayo, fabrication part. Pag kinik natin to, maglo-load siya. Ayan. Balikan natin. Pag-click natin naman yung fabrication part, so, ayan siya. Mapupunta yan dito sa kabilang side.
So, ano yung gusto mong gawin? So, wala tayong maklik. Meron tayong setting sa ilalim. Mag-a-appear ngayon to. So, dapat connected talaga tong item na to para dito sa ating fabrication part kung saan pwede kayo mag-create ng fabrication drawing para dito sa mechanical, sa ducting, and pwede na kayong maglagay ng mga duct hanger. So, yung po yung sa ating item. Hindi ko nabubuin at the same procedure lang naman para sa part 2 and sa system 2 natin. So, the same thing. Tapos, i-coconnect natin sa taas para sa roof deck. I mean, yung outdoor unit niya. So, lagay pa tayo. Isa pa. Ito yung generator. Active yata yung ano ko, system. Ayan. Mechanical 2. Ayan yung duct natin, no? Tapos, meron kayong... Anyway, so, puntahan natin yung ano, yung paano tayo maglalagay yung AHU system naman. So, mechanical equipment, tapos puntahan natin yung outdoor unit. So, kung wala, ayan. So, wala tayong makita ang outdoor unit. So, load family tayo. Ayan. Tapos, mechanical. Ayan. Fabrication mechanical. MEP. Airside component, air handling unit, tapos hanap tayo kung anong gusto nating type. Sabi natin vertical o horizontal. Outdoor AHU horizontal, open. Since hindi ko makita yung aking ano dito, yung roof level, so pakita natin para makita natin. So punta tayo ng elevation kasi wala tayong in-establish na roof beam level. Ayan siya. Kinopya lang natin sa level 2. Gawin natin right-click copy. Or create similar. Create similar na lang. Tapos, para sa roof beam level. Ayan. Or rooftop. So, roof beam level. Double-click. Sabi natin roof beam. Ayan. Roof beam level. Yes natin. Tapos, pwede tayo mag-create ng item para sa roof beam level natin. Double-click. Ito na yon. Then, pakita natin nasa ilalim. So, wireframe. Naka-concentrate yung, naka-ano pala yung ano natin, view template. Naka-ano sa mechanical. Kaya, mapapansin niyo bakit hindi siya clickable. So, punta lang yun dito sa ating template. Dito sa view template, mechanical plan. Sa, sabi natin none. Apply. Then, okay. Para makita natin yung ito. Ayan, wireframe mode. Tapos, i-ano natin dito sa ilalim para makita natin yung BAB box natin sa ilalim. So, view template, view name, depth clipping, ayan. Range level, view, sabi natin range level ay level, roof beam level. Underlay connection, sabi natin nakalagay kay, apply muna natin. So, base level, sabi natin unbounded. Look down. Look up. Check natin kay level 1. Apply. Ayun, nakita na natin yung kung saan makita natin yung ating BAB para tatapatan na lang natin. So, mechanical equipment, AHU, so tapatan natin kunyari dito. Ayan, tapos, di ba meron tayong section kanina? Section 1. Doon yung AHU natin. Tsaka mo i-coconnect ngayon dito yung item natin. Ito, bumaba pala itong item natin dito. Hindi natin na-correct. Anyway, at yung nakikita nyo, sabi ko, i-ano muna na nyo, itamaan nyo muna yung level ng mga equipment o ng mga air terminal, tsaka kayo gagawa ng ducting. So, ganun lang naman. Para, ayan, katulad nito, pag iminob natin, kasama itong item na to, o paano natin matutroubleshoot? Tatanggalin nyo muna yung fitting na nakakabit dun sa main duct ninyo, papunta dun sa BAB. Ayan, kasi connected siya eh. So, mabawa, didelete ko muna to. Ayan, tsaka ako tataas to. Ayan. So, taas natin. 1, 2, move pataas. Ayan. So, ganun yung procedure. Or, align tool natin. Gamit yung align tool. Dito, tsaka doon.
Ayan, tsaka nyo i-coconnect nyo ngayon doon. So, punta natin yung mechanical 1 natin. Ayun, no? No, kailangan natin i-connect. So, gamit yung trim command. Ayun. Yung size, hindi possible, hindi magkatulad. So, kailangan i-correct natin. Either i-adjust mo to, reducer, elbow reducer, kung meron, kung wala, i-connect natin to. So, tingnan natin ang size ito. 400 ang width, 350 ang height. Ito ay 400 ang width. Correct natin. 350 ang height. Baka kasi gawin nyo, iba-iba yung size ng mga fittings. Hindi talaga magko-connect siya. Ayan, oh. No auto route was found kasi nga nagde-detect siya. So, ang gagawin dyan ay gamit kayo ng trim. Ito, trim command. Ayan. Dito ganun din. Dito okay naman dito. Kaya lang, useless naman to kasing size na to. So, hindi ko na ipapakita. Ano ba yung tamang mechanical ng design dito? So, bahala na po ka sa mechanical engineer. Pinakita lang natin yung mga tools na pwede yung gawin. Kasi dito, useless yung laki ng ducting mo papunta ron. So, consume mo kayo dito sa ducting dito. Mapapamahal kayo. Pwede naman ito kasi wala naman siyang connecting item dito. Bakit nagkaroon ka pa ng reducer? So, ganun yung case. And, okay. And dito, mabawa ito. To okay dito. Yan, tama yung size. Pero pagdating dito, ito. Size nito, 350 by 400. Ito, 350 by 400. Which is, pwede namang lumit na rin dito. Pagdating dito, magkakaroon ng reducer dito sa part. So, gawin natin mga 350 lang to. Ayan. Ayan, lumit siya. So, 350. Dito, 350 rin to. So, i-adjust mo ngayon yung mga sizing nila. So, 350 rin dito. Ayan, done. So, dito, 350, tapos saka dito liliit. Anyway, so, at least nakikita niyo yung mga dapat i-adjust. So, sunod ay nandito tayo sa roof level. Pwede kayo mag-layout ng ducting dito sa section 1 natin, sa horizontal. Baba ito, gustong i-connect out. Ayan, so, click natin siya. Ayan. Tapos, tatapatan nyo yung item nyo kung saan. Halimbawa, assuming na dito. Or dito. Ayan. Mag-layout naman siya. Ganun siya. Ito. Hindi yata applicable yung nakuha kong AHU. Roof beam level. Hanap tayo ulit. Structure, system, mechanical equipment. Ayan, AHU, horizontal, coil type. Hanap tayo ibang item. AHU, horizontal, parallel. Ayan, no. 7. Inlet, outlet. So, take note, hindi ako particular sa design ng mga mechanical equipment. Pinapakita lang natin yung mga tools kung paano natin nililayout. Tapos, section 1. Baka sabihin nyo, ay sir, mali yung design mo. Mga ganong cases po. So, in, out. So, in or out. Ayan. Pag kinilik ninyo yung item, tapos create duct. Ito, malaki yung ducting niya. Oh. Ayan. So, ayan, at least nakikita nyo yung mga possible na ano. So, ayan no. Laki ng layout niya, ng ducting niya. Ayan. So, hindi siya possible ano. Masyado malaki. Anyway, so yun po yung mga item. So, mga babalikan po natin yung mga miscellaneous item na yon. At least nakikita natin yung mga major part. So, yung mga ibang item, mga ganong item, babalikan po natin. So, for the meantime, yan po yung ating nilayout. And natanong dito, sir, paano tayo maglalagay ng ventilation system naman dito sa isang part? Ba sa male toilet. So, kung... So, the same thing, kung gusto mo lagyan ng air, return air or whatever, or kung gusto mo, window type na ventilation system, hanap lang kayo na, vent. Hanap kayo ng vent, load family, tapos ventilation. Hanapin natin ventilation. So, air terminal, condensing unit. Halimbawa, check natin.
MEP mechanical, so hindi ko alam kung anong component yung ilalagay doon. Heat condenser. Ayan, yung palang hinahanap natin kanina. Kung wala, sir, wala kaming libraries. Pwede po kayo mag-download sa ano. So, pakita natin yung download area. So, pwede kayong mag-connect kay Revit Beam. Ayan, Revit, sabi nating Revit Family. Ayan, type nyo lang, tapos punta kayo Beam Object or Beam Smith Market. O, sabi natin kay Beam Object. Tapos, halimbawa, gusto mong maglagay ng ventilation. So, sabi natin ventilation. Type ko lang, ventilation. Ayan, tapos, ayan. Ayan, hanap lang kayo ng ano, window type, kung anong, ventilation, exhaust fan. Sabi natin exhaust fan. Exhaust fan. Ayan. Magbibigay naman siya ng mga item. So, kung gusto mo window type o ceiling mounted, may mga item siya. So, bawa ito. Ceiling, wall mounted. Katulad to wall mounted. Ayan, mga wall mounted. Download na. Then, download nyo lang. Then hanapin nyo dito Revit. Kung Revit. So, two-file Revit. Ayun siya. RFT tsaka RFA. So, download all. Itong tatlo o dalawa. Para makita nyo pa paano naman i-incorporate ito sa item natin. So, ito yung item, right-click, tapos extract natin. Yun, extracted siya. So, paano natin kukunin kay Revit naman siya. So, edit or load family. Tapos, punta nyo si kung nasaan yung nilagay. So, sabi natin kay download. Tapos, beam object. Andyan na yung ating gustong makita. Open. Ayan, kukonvert niya siya niya into tamang version. Tsaka may lalagay ngayon kung saan mo gustong ilagay. Ayan siya. Ano yata siya? Wall mounted or something na ganun. Kasi hindi siya nagko-connect. Ayan. So, ceiling mounted. Tingnan natin sa ceiling kung mag-a-adjust siya. Mechanical equipment. Ayun. Ayan, hindi siya nag-a-apply. Wall-mounted siguro or something. So, yung mga miscellaneous item is kukorekt natin later on. So, babalikan natin. Okay, so, back tayo kay ano natin. So, ang di natin, na-miss out natin ay yung para sa ventilation system. Tsaka yung papaan natin i-coconnect yung AHU dito sa ating BAB box. So, babalikan natin yung item na yon later on, sa bandang huli ng ating MEP. So, for now, pupunta naman tayo kay plumbing system. So, off natin to. Off. Ayan, para malinis. Section 2, section 1. Mechanical. Okay, so narito tayo. Control S. So, the same thing kung paano ginawa mechanical, pwede rin ditong gawin. So, ang question dito, what if sir, pwede natin mag-combine yung HVAC system natin, yung layout, doon sa plumbing. Ibig sabihin, pwede tayo mag-create ng item dito, di ba? May HVAC tayo dito. Paano kung gagawa tayong sarili nating ano dito para sa plumbing? Actually, meron tayong plumbing dito. Ayan, so, merong ceiling plan, merong plumbing, ito yung plumbing. Pag dinouble-click natin yan, makikita ba yung mechanical? So, di natin nakikita, di ba? Kasi may sariling template yung plumbing natin. Although, pwedeng siyang separate, pwedeng incorporate. So, plumbing system, ito yung plumbing natin. So, paano yung gagawin natin ngayon? Paano yung procedure? Una, tingnan mo muna ano ba yung inilagay ng architectural na component dito sa plumbing area, doon sa toilet area. So, tingnan natin sa 3D. So, mga 2D lang yata yung inilagay doon dito sa area na to. Ayan, kung gusto kong hindi makita yung mechanical dito, BG lang kayo. Tapos, i-off nyo yung mga item na ayaw makita. Bawa, ducting. O, yan, duct. Ayan, wala na. Then, apply, then okay. So, hindi siya makikita. Hindi pa na-off yung iba. Anyway, so, tinignan lang natin dito yung toilet natin. So, balik tayo kay plumbing. So, ang ginawa ni architectural, naka-2D lang yung ano dito. So, ang gagawin ninyo, since ang inilagay na equipment or ng picture ay 2D,
maglalagay kayo ng equipment. Pupunta kayo ng system, plumbing equipment, plumbing fixture. So, plumbing fixture, ayan, tapos yan, water closet. So, maglagay tayo ng water closet. Ayan, may mga item naman dyan, hanap lang kayo. Plus, ayan. So, question dito, sir, paano kung iba yung nakuha mong hindi siya katulad, kumbaga, hindi siya katulad ng item na to. Ito, hindi siya katulad ito. Ano yung gagawin natin? So, una, ang layout kasi natin, kasi 2D lang to, 2D representation. So, kung meron siyang 3D representation para sa mechanical, kailangan i-request niyo dun sa gumawa ng architectural kung nasa kanya yung file. Kung hindi naman, required kayo maghanap ng, kung gusto mo, is define yung brand or definite yung brand or specific yung brand. Kung layout purpose lang naman, so mag-a-assume na lang muna kayo. Plumbing picture, mabawa ito. So, yan ang ilalagay ko. So, anyway, ilagay ko. Plus, space bar sa keyboard. Ayan, para mag-rotate. So, 1. Tapos, ika-copy natin. So, copy. Ayan. Ngayon, ang question dito, sir, pwede ba natin itago yung architectural ng nitong mga picture? So, check natin sa ating Revit link. So, click natin itong ating Revit file. Tapos, edit properties. So, kung wala dito, pupuntahan natin yung BG naman. So, under ng BG, hanapin nyo si, under ng model category, hanapin nyo si plumbing. So, letter P, plumbing. Ayan, plumbing, equipment, plumbing picture. I-click natin yung loob. Ayan, pag-click natin siya, apply, then okay. Makamawala yung sa architectural o sa mechanical. So, video ulit tayo. So, punta natin yung Revit link. Eh, tingnan natin yung by host view, then link view, custom. Ayan, tingnan natin kung meron. So, wala dito. Object style, by host, by link, model. Cancel natin. So, video ulit. Kasi yung BG dito ay para sa mechanical actually. Or para sa mga pangkalahatan. Since ang nilagay niya nung architectural yata, parang plumbing. Anyway, tingnan natin. So, ito, plumbing equipment. Ayan, plumbing equipment. Tsaka plumbing picture, naka-off. Ayan, naka-off. So, hindi natin makita. Balikan natin. Apply. Eh, lumabas na ngayon. So, now, ang gusto nating hindi makita ay yung sa architectural. So, tingnan natin dito sa loob ng file list multiple. Tingnan natin sa architectural. Off muna natin itong mga ito. Ay, architecture. Tingnan natin kung mayroon siyang, kung maano natin, maha-handle natin. Ayan, apply ulit. So, nawala na. Pero yung sa mechanical, naapektuhan din. Ayan. So, hindi siya possible maitago sa ngayon. Pero gagawin natin ng workaround na hindi makita yung architecture dito. So, nalagay na natin and okay, one more time. So, gagawin natin ng workaround later. For the meantime, doon muna tayo mag-concentrate dito sa plumbing natin. So, naka-highlight si water closet then mirror natin. Mirror. Yeah, done. Then, ganun din sa urinal natin. So, plumbing picture, then urinal dito. So, kung wala, load family tayo. Tapos, hanapin natin kay mechanical, o kay metric pala. Tapos, ayan, English. Tingnan natin sa tamang lokasyon. RBT, library template. So, may tatlo. Family template, library, tsaka template. O, template ay para sa mga yung ginawa natin, yung para sa mga plumbing template. Pero yung libraries, tsaka family template, tingnan natin kung alin dito. Libraries muna, English, US, tapos sa plumbing, mechanical, ayan, equip picture rather than urinal. So, meron tayong urinal. Wall hung type, ayun. The open,
So meron tayong urinal dito. So ilalagay na natin ngayon dito. So masyadong malaki, hanap tayo iba pa. Wall hung. Ayan, tingnan natin 'to. Ayan, so possible na siya. So click. Ayan. So ganun lang. And copy natin. Ayan. So meron tayong urinal, then sink naman tayo or lavatory. So plumbing picture, load family, lavatories, oval, rectangular, so wall mounted. So wall mounted yata yung design. So open natin. Kaya nga sabi natin, ang beam ay dapat coordinated talaga, hindi yung magdi-design ka ng sarili mong design. Kaya dapat coordinated sa mga bawat discipline. Otherwise, hindi mangyayari yung tinatawag nating beam. O, sabi natin ito na lang yung item. So, copy. Kailangan coordinated siya sa lahat ng discipline. Ayan. So, meron tayo sa kabilang side. Sa kabilang side din, lagyan na rin natin. So, copy natin to. Mirror. Ayan. Nakaano siya sa ano, sa line network. So ando natin. Ayan. Dito check natin. Okay naman dito, naka wall mounted. So right click, create mirror lang tayo. Then one. Ayan, saka natin i-copy. So copy. And yung mounting natin, tingnan niyo ah, elevation level 0. So, take note sa mga item na yon, mga miscellaneous item, pero napakahalaga. Kasi, may kinalaman ngayon sa layout natin yan. And, lagyan natin section, view, then section, para dito tayo maglagay ng section. Ayan, then double click sa ating section para makita natin yung ating mga inilagay. So, baguhin natin mga 1 to 50. So, ito yung okay naman to. Yan, okay, okay. Urinal, okay. And yeah, level 1 tayo naglagay ng item. Oh, sorry, plumbing 1, ayun. So tigay pa tayo sa pang section. Ayan. Double click sa section, then ayun. So tama naman dito, then tama rin dito. Ito yung laboratory ng kabila. So highlight nyo lang, then edit may label. Ah, level, sorry. Ayan, level, baris. Click natin yung isa. Ayun, 8650. Copy natin. Tapos, or create similar natin. Or select all instances, entire project. Ayan, para lahatan. Then, lagay natin sa level. So, lagay natin dito. Apply. Hindi pa rin. So, ay sumama yung kabila. Ayan. Ayan, lagay natin dito. So, apply. Ayun, done na tayo dito. And check naman natin itong item. So, may nase-select siya na hindi... Ah, yung urinal dito nase-select siya. O, filter out natin para plumbing picture. Tama naman. So, lagay natin dito ay level 1. Yeah, corrected na to. Ayan. So, next ay plumbing 1. Then, pwede na tayo mag-create ng plumbing system. So, pag mag-create ng plumbing system, so click natin, halimbawa, water supply muna tayo. So, click nyo lang item, may makita kayo ditong, ayan o, in, out, in. So, para ito sa sanitary, and para ito sa supply. Ito ay kulay red, kulay blue, so cold water, tsaka hot water. Tingnan natin yung urinal. So, may isa lang na, ayun o,
Hindi makita yung sa out, ibig sabihin magkapantay yung kanyang placeholder. Tingnan natin sa water closet. So, meron din na para sa sewer or sa supply, 15mm, and para sa sewer. Ayun siya. So, ang gagawin nyo lang, so, dito muna tayo kay laboratory. Ayun siya. Click nyo lang yung placeholder. Ito. Yan. Kikreate na siya dyan. Halimbawa, padaanin natin sa labas. Dito. Tapos, ayan. Lilayout na siya. Tapos, depende kung saan nyo, saan dadaan yung layout ninyo. Pero, tingnan natin sa 3D. Fine, then, texture or shaded or consistent color, then 3D natin, ayun yung layout natin. So, kung mas maganda kung ano, click kayo sa ring layout para sa mechanical, ayan, para sa plumbing, para kung gusto nyo malinis sa ganito. Pero ito na yung layout natin. Check natin sa kabilang side. Ayan siya. So, yun yung ating layout. So, tingnan mo ngayon kung tama ba yung layout natin. Tingnan natin sa section 6. So, ito yung layout natin. So, section 7, ayun siya yung layout mo yung nasa gilid. So, yan po yung mga i-correct naman natin later on. Consistent color tayo. Ayun siya. So, syempre, di pa na, dapat nasa baba yung ano. Nung nilayout natin yung plumbing, yung ito, itong mga pipe, hindi man tayo nag-establish ng elevation, di ba? So, click mo yung pipe mo. May makita kayo elevation dito. Ayan, elevation level. Oh, middle elevation. So, sabi natin naka, ano, nasa 0-0 siya. So, 0-0. Ayan. Automatic, magbabago yung layout mo. Ayan, oh. Kaya lang, di ba sumama to? Kasi sabi ko nga, bago kayo mag-set ng mga level, be sure na tama yung orientation. Ayan. Kasi sinilik mo itong sumama ngayon yung kanyang ano, pipe. Ayan siya. Oh. Pipe. Pwede yung middle niya. Sumasama yung ano, zero natin. Ha? Tapos apply. Ayan sumasama. Oh. So, yan yung mga titingnan natin sa mga susunod na araw. So, vertical. Meron tayong change slope. Ayan yung mga item. Okay, so ulitin natin. Delete natin yung layout, yung pipe. Ayan. Ayan. So, dinelete natin lahat. Ayan. So, click natin ulit yung item. Tapos, lagyan natin ng create pipe. Ayan. O, one. Mababa, ganito. One. Kung pababa, magbabago kayo ng elevation ngayon. So, hilahin mo pababa. Tingnan natin ha. Hinihila ko pababa kung tama yung hila ko. Nasa 3D ako ngayon. Hinila ko pababa. Tapos, di ba, no? Mapapansin niyo yung joint ko. Hindi nagpipit, no? Wala siyang malagyan, no? Ayan, no? Pero dito meron. Ibig sabihin, naka-horizontal pa rin yung pipe mo. Ayan siya, oh. So, paano yung gagawin? Punta niyo elevation. Ayan siya, oh. Kaya natin na middle elevation, diameter, o level, justification, add vertical. Ayan, no? Tingnan natin sa plumbing dito. Ayan, ulitin natin dito. So, highlight, delete, click ulit yung item, click ulit yung pipe holder niya. Ayan, tapos one click, ilalabas natin sa building, sa wall, may mawa dito. Tapos, vertical. Ayan, naka-vertical na tayo ngayon, check natin kung tumama, dito tayo. And, yung elevation, ay yung elevation mo. Hindi man natin binago. Ito naman, apply current offset. Titingnan natin muna para makikita natin ngayon. So, punta na sa 3D. Ayun o, ganun pa rin. What if, baguhin natin to. Tapos, what if, mag-create tayong panibagong plumbing type, o plumbing. So, punta tayong system, tapos pipe. Ayan yung pipe natin. Ayan. Tapos, click natin. Ito yung elevation niya. Ayan siya. Ayan. Lagay natin 0. Nagto-troubleshoot muna tayo para sa susunod, alam natin kung paano itatargetin or ano yung mga ililayout natin. Ayan. Tapos dito. Tapos dito. Anyway, check natin sa 3D. Ayan. Nasa baba na siya. Tingnan natin sa section 6. Ayan. Nasa baba na yung pipe mo. Section 7. Nasa baba na yung pipe. And click natin to kung paano natin i-coconnect ngayon to.
So, click. Domestic cold water. Yes. Nag-a-appear siya. Take note, ha? Naka-elevation tayo. Kanina, naka-ano tayo. Ulitin natin, ha? Nasa plumbing tayo. Pag sinelect natin to, tapos kinelect natin yung pipe holder niya, wala nag-a-appear na warning o ng selection. Kasi nga, nakikita natin yung pipe holder natin or yung connector separated o hindi siya magkaka-level. Pero kung nasa elevation ka, magkaka-level yung pipe connector niya. Kaya pag-click mo nito at pag-click mo nito, dalawa yung nare-select yan. Ayun siya. Oh. Kaya mamimili ka ngayon. So, yun ang scenario. Sir, bakit hindi namin, bakit may warning ka? Bakit sa amin wala? Yung pala, magkaiba kayo ng elevation. So, something na ganun yung procedure. So, assuming na ganun, okay, na-select ko na. Then, pag nasa elevation kayo, pwede kayo mag-select ng, mag-create ng vertical pipe. Bawa, ganito. Tapos, papunta ron. And, connected na siya. At the same time, automatic yung kanyang fittings. Tingnan natin sa 3D. Ayun siya, connected. Connected. So, paano yung iba naman? So, gawin natin sa plumbing dito. Okay, click natin. Click. Oh, sorry. Ayan. Pag i-direct mo naman dito, tingnan natin. Kanina, ginawa natin ay nag-create tayo ng 1. Naggawa tayo sa elevation. Ngayon naman tayo sa top naman tayo. So, click. Tapos, dapat pababa to para magpunta dito. Ay, what if hindi mo na i-select pababa at dinirekta natin papunta rito sa pipe? Ano ang mangyayari? Ito ay may connector. Tingnan natin sa 3D kung anong ginawa niya. Ayan. Nag-connect naman siya. Ayan. Okay naman yung connector. Yung kanina nga lang may elbow o lumiko. Ayan siya. Oh. Yan yung pagkaiba ng dalawa. Ayan siya. Oh. So, ulitin natin. Undo natin. Ayan. Undo. Select. So, click ulit. Ngayon, nasa 3D naman tayo. Titingnan naman natin kung possible tayo mag-connect ng pipe sa 3D. So, click natin to 1. Ayan. To 1. Tapos, pababa. 2. Tapos, connect doon. Ayan. Connect natin dito. Hindi siya maano. Kasi, tingnan natin na. Kasi, mapapansin nyo ito. Akala natin vertical. Pero, tingnan natin. Punta tayo sa plumbing one. Kung naka-vertical siya. So, yan ang mga ito troubleshoot natin pagdating sa piping. So, tinitingnan muna natin yung mga scenario ng bawat item. Okay, so, may mga issues na tayo ngayon na itatackle. Ngayon naman, ang question, sir, pwede ba natin kopyahin na lang itong pipe na to? O, copy natin. Tapos, lagay natin kay dito. Tatama kaya yung lokasyon ng pipe connector tsaka yung pipe natin? Tingnan natin ngayon. Kunin natin yung pipe, yung connector niya, eto. Tingnan natin sa 3D. Nakakonect na siya, di ba? Or sabihin natin na ito, ulitin natin. Control-Z, punta tayo ng plumbing. Kinopy natin to, itong item na to. Ayan, naka-highlight, copy. Pero hindi mo itinama yung lokasyon ng pipe holder. Ano mangyayari ngayon? So, 3D ulit. Ayun siya. Ito yung pipe connector mo. Ayan, malayo. So, hindi siya tama, di ba? Hindi tama yung ano. Ayan. Ayan. So, ganun yun. Kailangan may correct natin later on. And, sir, meron bang automatic procedure na mag-generate lang yung pipe papunta dun sa main? So, mga titingnan natin. Highlight muna. Then, okay. So, balik ka tayo dito. Gusto natin i-copy ito papunta ron. So, okay, tingnan natin. Set natin itong pipe na ito. Highlight. Change type, pre-apply, cap element, add, insulation, duct pipe, sizing. So, di ba walang item. Tingnan natin si piping system. Edit system. Meron din katulad ng ating ginawa kanina. So, kapag kinilik natin si edit system, ayan, mag-create siya ng add system. So, click natin to. You have selected elements that are already part of other system. Kasi nag-layout tayo ng pipe dito kanina eh. So, ayan siya. Deselect rin natin to. Tingnan natin kung ano mangyayari kapag nag-add tayo ng system. Tapos, finish system natin. Tapos, after nun, check mo yung generate layout. So, the same thing din yan ng ating ginagawa kanina. Ayan, nag-generate layout siya. Tingnan natin sa plumbing. Ayan, generate siya ng layout para dun sa system. So, pwede siyang mag-automatic. Yung nga lang, i-correct mo yung ibang item. Pero, ano muna yan? Nasa introduction pa lang tayo ng plumbing.
So, babalikan natin yung mga item yan later on. So, nag-correct tayo, nag-connect tayo ng piping. So, undo natin ulit ito. Ito kasi passive, hindi possible. So, lagyan natin ng end dito. So, may end cap pa rin siya. Ayan. Para mawala yung part na yan. So, balik tayo dito. Sabi natin, ikakopy natin dito. And kapag kinopy ba natin ito, papunta ron, magiging part na siya ng system nito. So, generally, dapat ito para automatic connected yung pipe mo doon. Tapos, tsaka natin i-select dito. Tsaka mo papunta ron. Kaya lang, di ba, nawawala siya. So, kailangan maging ano siya. Ang elevation niya ay mawawala dito. Gaya natin 0. Ayan, 0. Para pag nag-connect ka doon, automatic, mababa na siya. So, tingnan natin 3D. Ito yung gusto nating layout kanina. So, ulitin natin yung command. Ayan. Ulitin natin yung pagkaiba ng command dito sa dalawang item. Ito, right-click, create natin to. First point, so assuming na dito natin ibabawa yung pipe. Pero hindi, wala tayong binabago sa elevation, kaya i-connect natin papunta ron. Napansin nyo, dumiretso. Doon naman tayo sa pangalawa. Click natin itong icon, right-click, create natin yung pipe. Click natin dito, dito bababa yung pipe kunyari. Assuming, tapos binago natin yung middle elevation, ginawa natin 0. Apply, tapos saka natin i-connect dun sa pipe. Kaya nakita yung nagkaroon ng fittings, saka fittings dito. Pag tingin mo sa 3D, ayan yung pagkaiba ng layout. So, kailangan mag-create tayo ng vertical, elevation, yung elevation niya, para dito pupunta yon. But be sure na ito, naka-zero elevation din. Baka mamaya mas mataas to or dito. Lalo na sa sewer, o sa sewer pipe or sa sanitary pipe. Take note do sa part na yon. Sa ngayon, okay lang kasi ano siya eh, water line. So, correct na natin to. And kanina, ginawa natin sa plumbing, sa plan. Pwede ba siyang magawa sa elevation. So, click natin to. Hop, nagkaroon siya. Anyway, nagkaroon siya ng item ng dumiretso. Anyway, correct natin itong isa. Ayan. So, correct na natin. Ginagawa natin sa plumbing kanina sa plano. Gawin naman sa 3D. Click. Click natin to 1. Ayan. So, dapat alam mo yung sukat para pag kinilik mo, alam mo kung nasaan. Tapos, punta ka sa elevation. 0. Tapos, tsaka mo hilahin pa baba. Ayan o, nag-0 ka agad. No? I-click mo lang dyan, naka-0 na yan. Eh. Ayan. Tapos, papunta ka dito. Done. So, ganyan po yung pag-layout ng pipe. So, sa urinal din, ganun din. So, ito yung kanyang in. Ayan, 1. Tapos, the resulting angle in between is too great. Mas mababa para masyado. Ulitin natin. Ano ba yung issue na yun? Right click or click. Tapos, 1. Masyado rin malapit. So, habaan natin ng konti. Ayan. Tapos, vertical. Ayan, middle elevation. Vertical, 0. Automatic na yon. Then, i-click mo dito. Automatic, pag nilagay ng 0, dito na yan, position niya. I-select mo lang yung pipe na dudugtungan niya. Ayan. Take note ha. Sinali ko lang basta, hindi ko tinama dito. Kaya, mapansin nyo, wala siyang elbow o wala siyang T-connector or T, ito. Wala siya dito. So, paano lalagyan? Ayan. Yung mga tinotroubleshoot, paano lalagyan na hindi natin na-correct. No, paano ngayon lalagyan dito? Paano, sir, paano lalagyan nyo na yun? Pag tingnan natin sa 2D, sa 3D, ayun siya. Oh. To 0, okay, tingnan natin. To inurong lang natin, ha. Subukan natin ito. Tapos, first click, second click. O, di ba nagkaroon? So, yun yung procedure. Ando natin, what if i-drag na lang natin papunta ron? Sa gitna. Done. Ayan. So, ganun yung mga troubleshooting sa piping. Isa pa, one more time. Ito, in and out. So, magkatapat yung kanyang pipe connector. So, pag kinilik natin to, magtatanong siya ngayon. Hindi na nagtanong, ano. Siguro nakalik ko ng tama. Ulitin. Click. Ayan siya, oh. Create pipe. Okay. Hindi na nagtanong. Anyway. So, bawa dito. Click and ito, hindi ko rin lalagyan ng elevation. Hindi natin ginawan. So, pag dinirekta natin, automatic, dito naka-joint yun. So, 3D ulit, ayun yung connector niya. Di magkaiba ng direction. So, aware po dun sa pag-layout na yun.
kasi nagkakaroon siya ng different interpretation or different layout. So, okay na tayo dito kay ano, hindi ko nitutuloy ah, gagawin natin later on 'yan. Dito naman tayo sa water closet. So, click ko 'di. Meron tayong in, tsaka out. So, in, click natin 'to. Ayan. Tapos pasaan pa, pa vertical. So, zero ka ulit dito. Ayan, automatic dyan, zero. Tapos, connect natin kay main pipe. Ayan. So, done sa layout. Ayan siya. Tingnan natin sa plumbing, sa plano. Ayan. Ayan yung ginawa natin. So, directa natin doon. Kunin natin to. Kunin natin yung kanyang point. Ayan, papunta roon. Ayan, para dito na lahat ko connect yung pipe mo. So, one, click. In, or in. Tapos, dito natin i-connect. Take note, ha. Tatapatan ko lang to ha. Hindi ko gagaw ng zero. Kasi pag siniro ko, magkakaroon siya ng slope dito. So, dito na lang ako. Automatic. Ayan, oh, may tinay siya. So, 3D ulit. Ayun. Ayun siya. Oh. So, yan ang mga different procedure. Kung gusto mo dito, horizontal muna, tapos pag ganun pataas. Eh dito mali yung kanyang elbow kasi ayan no. Ayun, kailangan natin i-connect. So pag i-connect, i-correct. Click lang natin then click. Ayun, tumama na. Pero dito mas maganda kung horizontal ka muna din tataas para mawala na 'to. Pero anyway, depende sa design natin. So di ka muna tatapusin, ituturin natin later on. Ipinakita lang natin yung mga ito troubleshoot na item pagdating sa plumbing. So meron na tayong water. Then, punta naman tayo sa hot water. Ito naman yun. So, kailangan meron tayong distribution para sa hot water. Yung water tank. Yung para sa hot water tank natin. So, gawin natin later on. And, dyan muna sa ngayon. And, see you para bukas. Tutuloy po natin ang plumbing along with the electrical system. Ayan. So, thank you so much, Sir Onel. Ayan. Very hardworking talaga, Sir Onel. Look, nasa work actually ngayon si Sir Onel. But then, he still have the time na makipag-interact sa atin to answer our questions. So, thank you so much for all who are here right now and I hope you will still join us tomorrow for the continuation of MEP plumbing and hopefully we will be starting now with the MEP electrical system. Okay? So, thank you so much and God bless to everyone.